Ako si Ashley Montenegro at naniniwala ako na ang isang halikang paraan para masabi mo at maramdaman mo kung sino ang nakatakda para sa'yo. Masasabi kong kapag naramdaman ko na yon, siya na talaga ang lalaki na panghabang buhay ko at hindi na ako para humanap pa ng iba. Kaya lang naguguluhan ako bigla at hindi malaman ang gagawin. Dahil ang halik na yon ay naramdaman ko sa isang taong napakalapit sa akin. Sa isang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Hindi ko alam na ang paniniwala kong yun ay manggagaling pa sa aking pinakamalapit na kaibigan. Kaya lang, ano ang gagawin ko? Malapit na siyang ikasal. Kung siya ang para sa akin, bakit sa iba siya ikakasal? Ano ba ang dapat kong gawin? Hello mga ka-MV! Ngayon ay isa na namang love story ang ibabahagi ko sa inyo, na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Isang dalaga ang naniniwalang ang halik ang basihan para malaman mo kung sino ang para sa'yo. Paano kung maramdaman niya ito sa isang kaibigang malapit ng ikasal? Halina at samahan niyo po akong alamin kung ano ang gagawin ng ating bidang si Ashley Montenegro. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Abala si Ashley sa pagsusulat para kay Santa Claus dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. Mommy, nakagawa na po ako ng sulat kay Santa Claus. Kayo na po ba talaga ang bahalang maghulog nun sa post office? Nag-aalalang tanong ni Ashley sa kanyang ina. May pagkamalilimutin kasi ito at nababahala siya na baka malimutan nitong ihulog ang sulat niya para kay Santa Claus. Nakalagay pa naman doon ang hiling niya sa darating na Pasko. Leave it on the table, Ashley. I will make sure to send it to Santa Claus, okay? Sabi nito na hindi siya nilingon. Abala ito sa pag-alis ng nakasalang na cake sa oven. Please, don't forget, Mommy. Muling paalala niya rito. I won't. Noon siya nito nilingon, may isang ngiti sa mga labi. I promise to send it tomorrow when I go to the grocery store. Now, I want you to clean your room. Your dad is going to be here later. Napangiti siya, saka nagmamadaling pumanhik sa kanyang silid. Hindi na naman kailangan noon ng masyadong paglilinis sapagkat noon pang mag 6 years old siya ay tinuruan na siya ng kanyang ina kung paano mapanatiling malinis ang kanyang kwarto. Itinuro nito sa kanya ang kahalagahan ng pagiging masinop. Pagkatapos maglinis ng kanyang silid ay naligo na siya at nagpalit ng magandang damit. Sabi sa kanya ng kanyang mommy, kailangan ay parati raw siyang presentableng tingnan sa harap ng kanyang daddy na bihirang bihira lamang niya na makitang umuwi sa kanilang bahay. Minsan na niyang tinanong ang kanyang mommy tungkol doon. Ang sabi naman nito ay busy raw kasi sa trabaho ang kanyang daddy kaya ganon. Pagkatapos makapagayos ng sarili ay bumaba na uli siya at nakita niyang nakabihis na rin ang kanyang mommy at tinaayos na ang hapagkainan. Will daddy stay for the night, mommy? Tanong niya rito. I hope so. Sasabihin ko nga mamaya kay daddy na huwag na siya masyadong magtrabaho. You know, my classmates, they have dads who came home every night. Bakit mas sinuuna pa ni daddy ang trabaho niya, mommy? Curious sa tanong niya rito. Malimit siyang magtanong ng mga ganong bagay dito. Sa edad niyang 8 taon, ay nakapagtataka para sa kanya na kakaiba ang kanilang pamilya kumpara sa iba. Your daddy is a responsible man, that's why. Tugon naman ito. Bakit hindi kanya sinasamahan sa parent-teacher meeting, mommy? Isang puntong hininga ang pinakawalan nito. Tinatanong ka ba ng teachers mo tungkol doon? No. Good. Nilapitan siya nito. Hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo. Huwag mo nang babanggitin sa iba na hindi madalas sumuwi ang daddy mo rito. Isang tango ang sinagot niya. You keep doing that. That's our little secret, okay? But... Ash, baby. Minsan may mga bagay na hindi dapat makarating sa ibang tao dahil makakasama lang para sa atin. I'm not sure if you understand that. But someday you will. Mommy is asking you to do that. Ano nga bang sabi sa song? Santa Claus knows if you've been bad or good? Napatango siya
saka itinaasang ka ng kamay tulad ng ginagawa sa eskwelahan kapag nagpapanatang makabayan. I promise to keep our secret, Mommy, sabi niya. Very good. Inaantok pa ng magising kinabukasan si Ashley. Hindi na niya namalayan kung anong oras na sila natapos maglaro ng daddy niya. Isa sa mga bagay na gustong gusto niya kapag umuwi ito sa bahay nila ay ang napakaraming pasalubong nito. Pagkatapos ay tila ito bumabawi sa kanya. Kinakausap siya ng kinakausap at kapag niyaya niyang maglaro, kahit bahay-bahayan ay pumapayag ito. Hindi ito katulad ng nakakainis niyang schoolmate na si Damian. Nang maalala ang lalaki ay nawala na ang kanyang antok. Kailangan pala niyang magpaayos ng buhok sa kanyang mami. Kasabay niya kasi sa school bus ang makulit na si Damian at tiyak na tutuksuhin na naman siya nito kapag dalawang pang-ipit lamang ang inilagay niya sa mahaba at kulot-kulot na buhok niya. Sabi ng mami niya, maganda raw ang kanyang buhok kaya mas maiging ipitan niyon. Sapat lamang para hindi tumabing sa kanyang muka. Para daw siyang si Peggy Sue sa buhok niya. Ngunit sabi naman ni Damian ay mukha raw siyang Ita. Minsan kasing napadaan silang dalawa sa classroom ng mga grade 4 pupils at nakita nila ang larawan ng isang Ita. Magmula noon ay binangsagan na siya nito ng gayon. Sa tingin niya ay malayo naman ang itsura niya sa Ita na nasa larawan. Ngunit napipikon pa rin siya kapag tinutokso siya nito. Pagkatapos maligo ay kaagad na siyang nag-ayos ng sarili. Saka lumabas ng kanyang silid. Kinatok niya ang pinto ng silid ng kanyang ina. Mami? Sabi niya sa kabinuksan yun. Nakita niya mahimbing na natutulog ito. Ayaw na sana niyang gisingin ito dahil alam niyang pagod ito. Kapag hindi naman kasi, sa ganung oras ay nakapagluto na ito ng almusal nila. May sandwich cookies naman sa refrigerator nila. Kaya yun na lamang ang inilagay niya sa lunchbox niya at isang tetra pack na chocolate. Ngunit sa pagkakataong yun ay kailangan niya ang tulong nito. Nais kasi niyang magpa-French braid. Ashley, agad na bumangon ito sa kangumiti. You really are a wonderful daughter, baby. Ang galing-galing ng baby ko na una pang magising kay mommy. Kiss mo nga ako? Hinalikan niya ito. Saka nangahaba ang usong nagsalita. Mommy, ayusan mo naman ako ng buhok ko. Kilala mo si Mary, mommy? Yung classmate mo? Yes, did you see her hair? Gusto ko, ganun din ang ayos ko, mommy. But why? Nagtatakang tanong nito. Ang ganda-ganda ng buhok mo, tapos ipapabraid mo lang sa akin? Si Damian kasi, mommy. Maktol niya. Sabi niya, mukha raw akong Ita. Kasi yung picture na nakita namin nung isang araw, yung Ita, kulot-kulot ang buhok. Tapos may tali lang dito sa noo. Iminwestra pa niya kung anong itsura ng Ita. But you don't look like Anita, baby. Ang puti-puti mo. Natawa ito ng malakas. Iniinis ka lang ni Damian. Piling bata talaga yon. Alam ko namang hindi ako mukhang Ita, mami. Kaso, kapag nakita na naman niyang nakalugay ang buhok ko, tutuksuhin na naman niya ako. Nalukot na ng tuluyan ang kanyang muka. Alright, get mommy's comb and we'll fix your hair. Napangiti na siya. Pagkatapos kumaway sa kanyang ina, ay maliksing sumakay na sa school bus si Ashley. Kaagad na nakita niya si Damian sa dulong upuan ng bus. Nakangisi ito sa kanya. Nilapitan niya ito at tinabihan. Kung pwede nga lang na hindi tumabi rito ay ginawa na niya. Ang kaso, may naka-assign sa kanila na upuan sa school bus. Kahit hindi nasusunod ng mga batang kasama niya ang assigned seats na mga ito, ay hindi niya makuhang sumuway sa bilin ni Mang Carding, ang driver ng school bus. Likas kasi na masunurin siya. Yun ang parating bilin sa kanya na kanyang mami, kaya naman nagtsatsaga siyang tabihan si Damian kahit inis na inis siya rito. O Ita, anong nangyari sa buhok mo? Tudyo nito, pagkaupong pagkaupo pa lamang niya. Hindi ako Ita! Mariing kontra niya rito. Kamukha mo kasi yung picture ng Ita eh. Sabi ng mami ko, niloloko mo lang daw ako kasi nainggit ka sa akin. At bakit naman ako maingit sa'yo? Kasi 94 ang grade ko sa English at spelling. Samantalang ikaw, pencil lang, mali pang spelling mo. Hindi naman yun letter S eh. Letter C yun. Nalito lang ako noon. Alam ko naman talagang spell ng pencil eh. Saka bakit ako maingit sa'yo? Eh mataas naman ang mga grades ko sa math at science. Ako ang number 1 sa math, diba? Ikaw, na hindi mo nga natapos yung window card samantalang addition lang yun.
Garanti naman ito sa kanya. Kahit na, isang row lang naman ang hindi ko natapos. Line up 9 pa rin ako, no? Nanghahaba ang usong balik niya dito. Ngumisi ito. Tiyak na may naiisip na naman itong kalokohan. Oh, bakit ka nakangiti? Kinakabahang tanong niya rito. Ayaw mo lang pag-usapan ang buhok mo eh. Alisin na natin to. Yun lamang at hinila nito ang pangipit niya at iwinagayway sa ere. Ayan, ipakita mo ang buhok mo. Mangiyak-ngiyak na siya ngunit pinigil niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang sabi ng mami niya, hanggang nakikita raw ni Damian na naiinis siya, ay lalo lamang siyang iinisin ito. Akin na yan! Sabi niyang itinaas ang braso upang hablutin mula sa kamay nito ang pangipit niya. Hindi naman niya yon magawa ng maayos sapagkat inagapan niya na huwag tuluyang masira ang pagkakatirintas ng kanyang buhok. Akin na! Kahit umaandar ang school bus ay tumayo ito. Hawak pa rin ang kanyang pangipit. Ibagsak mo na ang buhok mo, bilis! Dagdag pa nito. Narinig niya ang tawanan ng iba pa nilang kasama sa bus, ngunit hindi na niya yon alintana. Ang tanging nais niya ay makuha ang kanyang pangipit mula kay Damian. Akin na yung sabi! Akin na! Sa sobrang galit na nararamdaman niya ay hindi na niya nagawang pigilan ang sarili. Tumayo siya sa kahinablot ang braso nito at kinagat yun ang mariin. Aray! Hiyaw nito. Noon huminto ang school bus. Nasa tapat na sila ng eskwelahan. Agad na nilapitan sila ni Mang Carding. Anong nangyari? Tanong nito sa kanila. Nakalabing nakatingin pa rin siya kay Damian. Hawak nito ang brasong kinagat niya. Nasa kabilang kamay pa rin nito ang pangipit niya. Kaya naman tuluyan ng humulagpos mula sa pagkakatirintas ang kanyang buhok. Kinagat po ako nitong si Ashley. Sumbong ni Damian kay Mang Carding. Siya naman po kasi nagsimula eh. Depensa niya sa sarili. Bigla-bigla na lang yung tinanggal ang ipit ko. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Hala, kayong dalawa. Hindi ko kayo susumbong kay Teacher Ivy niyo, pero ayoko na maulit to. Maliwanag? Sabi ni Mang Carding. Opo. Magkapanabay pang sagot nila ni Damian. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang nakangiti na naman ito. Ngit-ngit na ngit-ngit man ay wala siyang magawa. Baba na! Utos ni Mang Carding sa kanila. Magulo ang buhok na binitbit na niya ang kaniyang bag at lunchbox. Pagkababang pagkababa niya ng bus, ay binulungan siya nang nakasunod sa kaniyang si Damian. Ita! Tukso nito. Bagya pang hinila ang kaniyang buhok. Saka nagtatakbo habang iwinawagayway sa ere ang kaniyang ipit. Inilabas pa nito ang dila. Di naman nakuha ang ipit! Tumigil ka na ha! Mangiyak-ngiyak niyang saway rito. Ngunit sa halip na tumigil ay nagpatuloy ito. Pinalaki nito ang mga mata at butas ng ilong. Saka inilapit ang braso sa bibig na tila ba ginagaya ang hitsura niya kaninang kinagat na ito. Kinagat pa ako, di naman masakit. Di naman masakit, di naman masakit. Pakantang sabi pa nito habang patuloy na iwinawagayway ang kanyang ipit. Mukha pa ngayong witch! Salbahit ka talaga, Damian ka! Hiyaw niya dala ng sobrang inis. Binitawan niya ang daladalang bag at lunchbox, saka sinugod ito. Tila inaasahan na nito ang kanyang gagawin, kaya hindi niya ito kinabakasan ng pagkagulat. Nagpaikot-ikot ito sa playground na eskwelahan habang patuloy na tinutudyo siya. Naniningkit na ang kanyang mga mata sa tindi ng nararamdamang galit. Habang nakakalayo ito ay lalo namang binibilisan niya ang paghabol dito. Nagpaikot-ikot sila sa swing, hanggang sa hinihingal na tumigil na siya. Di naman masakit! Di naman masakit! Patuloy na tudyo nito habang nakapamayawang sa kanya. Bahagya pang lumapit na tila nais pa rin siyang inisin. Nangawa na yan! Nangawa na! Ah! Hiyaw niya, saka ito dinamba. Dahilan upang kapwa sila bumagsak sa lupa. Pilit na inaabot niya mula rito ang kanyang ipit habang ito naman ay tawa ng tawa. Wah, di mo ito makukuha! Panginis pa nito na ipinaglipat-lipat sa magkabilang kamay ang ipit niya. Hapong-hapo na siya ngunit hindi pa rin siya tumigil. Nagmabadaling tumayo siya habang nakatuon ang magkabilang kamay sa dibdib nito. Sa kanya tinapakan ang braso nito. Aray! Inignora niya ito.
Kinuha niya ang kanyang ipit mula sa kamay nito saka bahagyang lumayo. Buti nga sa'yo! Salbahe ka, Damian! Nagpagulong-gulong ito sa lupa. Nakita ko panloob mo! Nakita ko panloob mo! Red ang kulay ng panloob ng ita! Unti-unting nalukot ang mukha niya hanggang sa kumawala na sa kanyang bibig ang isang ngawa. Alam na ni Ashlyn na hindi niya matatanggap bilang regalo mula kay Santa Claus ang hiniling niyang bagong Barbie doll at isang set ng wedding attire noon. Hindi kasi siya naging mabuting bata dahil nakipag-away siya kay Damian. Ngunit kahit paano ay umaasa siya na mauunawaan siya ni Santa Claus. Hindi naman siya likas na salbahe. Lamang ay sumobra na talaga si Damian kaya niya ito nagawang kagatin, tapakan sa kamay at tuunan sa dibdib. Bad girl ka pa rin. Kasi nung nakita mong pinalo si Damian sa puwet ng mami niya, natuwa ka pa. Sabi ng isang maliit na tinig sa isip niya. Napakagatlabi na siya. Naalala pa rin niya noong pinagsabihan siya ng mami niya. Mabuti na lamang at mabait ito. Kahit na ipatawag ito ng principal sa school nila, ay hindi naman ito nagalit sa kanya. Naintindihan siya nito. Ang tanging hiling na lamang niya ngayon ay maunawaan siya ni Santa Claus. Matagal na niyang nakikita ang advertisement ng Barbie doll sa TV tuwing Saturday morning kapag nanonood siya ng cartoons. Each sold separately. Ang gamit ni Barbie at nahihiya naman siyang magpabili sa mami niya noon. Hindi pa naman kasi sira ang lumang Barbie doll niya. Noong araw na yun ay nasa bahay lamang siya, Sabado kasi. Ang mami niya ay wala sa bahay at ang sabi ay sasaglit lamang daw sa grocery store. Hindi na siya sumama dahil abala siya sa paggawa ng homework niya. Hindi naman siya natatakot na maiwan sa bahay dahil sanay na siya. Kapag nagutom siya ay may pagkain sa refrigerator. Kapag may emergency naman ay may nakatalang numero ng mga telepono na maaaring tawagan niya. Isa pa ay safe naman ang subdivision kung saan sila nakatira. Pagkatapos gawin ang kanyang homework ay nagpa siya siyang magtungo sa porch. Nakagawian na niyang magstay roon. Psst! Napatingin siya sa mababang bakod nila. Nakapangalumbaba roon si Damian at nakangisi sa kanya. Malapit lamang kasi ang bahay nito sa kanila. Anong ginagawa mo dyan ha? Inis na agad na tanong niya rito. Lumayo ito mula sa bakod. Sa inyo ba to ha? Iniinis mo na naman ako. Isusumbong kita kay Teacher Ivy. Banta niya rito. Ay! Takot na takot ako! Napatayo na siya. Bakit ba ako parati nakikita mo ha? Pinamaywangan niya ito. Alam mo Damian, salbahe ka! Wala kang makukuhang regalo kay Santa Claus sa Pasko! Tumawa lang ito na lalo namang ikinainis niya. Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa rin kay Santa Claus. Hindi totoo yun! Natigilan siya pagkuway na kabawi rin. Totoo po si Santa Claus. Kaya ka lang siguro hindi naniniwala sa kanya. Dahil wala kang natatanggap na gift kasi nga salbahe ka. Hindi totoo si Santa Claus. Kahit minsan ba may nakita ka bang reindeer? Siyempre, hindi naman talaga nakikita si na Rudolph. Saka yung iba pang reindeers kasi lumilipad sila. Saka hindi naman talaga magpapakita si Santa Claus. Ang sabi ni Mami, basta mag-iwan ka lang ng cookies at milk sa sala, kakainin yun ni Santa Claus. Naiinggit ka lang kasi alam mong wala kang matatanggap na gift. Git niya. Ganito ang gagawin mo para malaman mo kung totoo si Santa Claus. Huwag kang matulog bago mag-12 ng gabi sa Christmas Eve. Makikita mo ang naglalagay ng regalo ay ang mami mo rin. Hindi totoo yan! Maring sabi niya. Totoo! Hindi! Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Nasaan ang mami mo? Tanong nito. Nasa grocery store, bakit? Tara, sama ka sa akin. Yoko nga, salbahe ka naman eh. Lagi mo na lang akong inaaway. Kung ayaw mo, wag. Bahala ka dyan. Mag-isa ka lang. Wala kang kalaro. Suklayin mo na rin ang buhok mo para umunat. Para hindi ka na mukhang ita. Umalis ka na nga. Wala ka namang ginagawa rito eh. Ininis mo lang ako. Samba ko lang mukhang tumayo na siya at pumasok sa loob ng bahay nila. Saka binilatan si Damian. Aktong magsasalita ito kaya kaagad na isinara niya ang pinto. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nagawa. Akala niya ha? Naghikab si Ashley. Kinusot ang inaantok pang mga mata niya. Saka maingat na lumabas ng kanyang silid. Sinadya niyang gumising ng 10:00 ng gabi para silipin kung totoo nga ang sinabi ni Damian na hindi totoo si Santa Claus.
10 o'clock niya e sinet ang alarm clock niya. Kapag nakita ko si Santa Claus, lagot sa akin ang damya na yon. Pangako niya sa sarili. Patiyad siyang sumilip sa ibaba. Tanaw niya mula sa kanyang kinatatayuan ang di kalakihang Christmas tree nila. Tanaw rin niya ang bintanang sinabitan niya ng medyas. Sa kanyang pagkakaalam, kapag hindi roon nilagay ni Santa Claus ang regalo nito para sa kanya, ay hindi ka siya. Iniiwan na lamang nito sa ilalim yun ng Christmas tree. Mula sa kanyang kinatatayuan ay siguradong makikita niya si Santa Claus. Hindi niya natanaw ang kanyang mami. Ang hula niya ay nasa kusina ito at abala sa pagluluto. Kahit naman wala sa kanilang bahay ang kanyang daddy kapag Christmas and New Year's Eve, ay naroon naman ito kinabukasan. Kaya sinusiguro marahil ng kanyang mami na marami silang handa. Ilang saglit pa siyang naghintay roon. Excited na siya. Ang hula niya ay paparating na ang mabait na mamang nakapula at malaki ang tiyan. Nang makarinig siya ng konting ingay sa ibaba, ay lalo siyang nagkubli sa likod ng balustre. Nakasilip siya sa siwang nun, at ganun na lamang ang kanyang panlulumo. Nang makita niyang may inilagay na candies sa medyas niya na nakasabit sa bintana ang kanyang mami. Mula sa ilalim ng eskaparate na pinagpapatungan ng kanilang TV, ay inilabas nito ang isang kahon ng regalo at inilagay yan sa ilalim ng Christmas tree. Halos nasisiguro na niyang yun ang kanyang Barbie doll. Ganun kasi kalaki ang kahon nun. Her heart sank. Bigla ay naluha siya. Hindi nga totoo si Santa Claus. At totoo ang sinabi sa kanya ni Damian. Paano kaya ipapaliwanag ng mami niya ang nakita niya? Magiging magkaibigan na kaya sila ni Damian? Nakangiting inabot ni Ashley ang kanyang Barbie doll mula sa headboard ng kanyang kama at inilagay sa isang malaking kahong may label na Miscellaneous. She was turning 16 and her mommy had said it was time for new and more exciting things for her. Nagdadalaga na raw kasi siya. Yes, she found out that Christmas Eve 7 years ago that Santa Claus was not real. Ang kanyang batang paniniwala ay sinira ni Damian. Damian is still that annoying kid in her neighborhood. They still hated each other's guts. Lamang ay natutuwa siya sapagkat hindi na niya ito madalas na nakikita. Graduating na siya ng high school sa isang all-girls Catholic school. Samantalang ito ay nag-aaral naman sa Don Bosco. Minsan na nga lamang silang magkita ay panay-asaran pa ang namamagitan sa kanila. She had accepted the fact that they would be enemies for life. Nang makarinig ng pagkatok mula sa kanyang pinto, ay binuksan niya yun. Look, what I've got for your birthday! Nakangiting anunsyo ng kanyang mami habang tanga ng isang music box na may sumasayaw na balerina sa gitna. Oh, that's really beautiful, mommy! Thank you! But my birthday is on 27th of next month. I know, that means you will be receiving 2 birthday gifts from mommy. This is the first one. Napahagikik siya. What would daddy give me? Ewan ko, we will find out. Ano bang gusto mo? I guess I just want him to be here on my birthday. Bigla ay lumamlam ang kanyang mga mata. Baka naman kahit saglit lang pwede siyang magpaalam sa superior niya. As she grew older, she found out that her daddy was a high-ranking military official. Naintindihan naman niya na madalas na kailangan ito sa trabaho. Ngunit nagtatampo pa rin siya kung bakit mas pinahahalagahan ito yun kaysa sa kanila ng kaning mami. We'll tell that to your daddy, baby. Now, let's place that music box here. Kinuha nito yun mula sa kanya at ipinatong sa kinapwepestuhan kanina ng Barbie doll niya. It looks good there. It does. Ngumiti ito. Max, saan ang punta natin? Isinasara ni Ashley ang maliit na pinto ng picket fence ng kanilang bahay. Nang manigas ang kanyang likod pagkarinig sa tinig na yon ni Damian. At gaya ng inaasahan, pagbaling niya ay nakita niyang nakasakay ito sa kotse nitong nakababa ang bintana at nakangisi sa kanya. Sa school, halata ba? Angil niya rito. Ganyan na pala ang uniform niyo ngayon ano? Ang kanyang suot kasi ay ang cheering uniform ng kanilang eskwelahan. Kasali siya sa pep squad at mayroong cheering competition na sasalihan ng grupo niya. Pagkatapos ng competition ay isang laro ng basketball naman na magaganap. Nakabihis na agad siya sapagkat yun ang bilin ng cheerleader nila.
Ganito talaga ang uniform ng miyembro ng Pep Squad. Hindi mo alam? Kasi wala naman kayo nun. Isa kang ignorante. Ganti niya rito. Hus, paniguradong talo na kayo. Kasali ka ba naman eh? Sabi nito sabay halakhak. Alam mo, magandang araw ko. Kaya kung pwede, huwag mo kong bisitin. Inirapan niya ito. At pwede ba? Huwag kang humarang sa driveway namin dahil diyan paparada ang sundo ko. Sundo mo? Sino? Usisa nito. Wala ka ng pakialam kaya pwede bang lumayas-layas ka na? Wow, ang taray. May nagkagusto sa'yo? Nanlaki ang mga butas ng kanyang ilong. Ngunit pilit na kinalma niyang sarili. Hindi siya magpapaapekto sa mayabang lalaking ito. Hindi dapat na mabawasan ang voice ni Ashley Montenegro na binansagang one of the prettiest sa campus dahil lamang sa isang damyan. Shoo! Ikinumpas niya ang kanyang kamay na tila isa itong langaw na binubugaw. Sa akin ka na sumabay, idadaan na kita sa school mo. Tumaas ang kanyang kilay. Ako? Sasakay sa kotse mo? No way! Aba, ang yabang. Kung ayaw mo, wag mo. Ikaw na ang isasabay, ayaw mo pa. Bahala ka nga dyan. Binuhay na nito ang makina ng sasakyan, saka isinara ang bintana. Bahagya ng umusad ang sasakyan nito, pero muli ring huminto. Bumukas uli ang bintana nun. Ano? Pinandilatan niya ito. Bagay sa'yo ang damit mo, Ashley. Ngumiti ito at halos malaglag ang mga panga niya. Hindi siya agad nakakibo. Sukat ay bigla na lamang itong humalakhak. Haha, naniwala ka naman. Saka pinaharurot paalis ang sasakyan. Sa ginawa nito ay lalo siyang nanggalaiti rito. Noong humimpil sa harap niya, ang isa pang sasakyan, ang totoo ay hindi naman lalaki ang susundo sa kanya. Hindi na nga lamang niya nagawang itama ang paniniwala ni Damian. At bakit nga ba niya itatama pa yun? Really, Ash? Tanong ni Kat, isa pang miyembro ng Pep Squad nila. Yes. Sumakay na siya sa kotse nito at hindi nagtagal ay nasa eskwelahan na sila. Isang matamis na ngiti ang ipinaskil ni Ashley sa kanyang mga labi. Habang walang humpay ang pagtaas ng kanyang mga binti at pagwagayway ng pom-poms. Thank you, thank you. Paulit-ulit na sambit niya kasabay ng kanyang mga kasamahan. Masigabong palakpakan na may standing ovation pa ang natanggap ng kanilang grupo. Halos nasisiguro na niyang isa sila sa mananalo sa cheering competition na yun. Naghawak kamay silang lahat, saka sabay-sabay na nagbaw. Muling ikinaway niya ang pom-poms, saka patakbong bumalik na sa bleachers kung saan naghihintay ang choreographer nila. Ash, did you notice that guy? Agad na sinundan ng kanyang paningin ang direksyon na ininunguso ni Kat. Nakita niya si Rich Montes, ang captain ball ng school na maglalaro para sa isang exhibition game, kalaban ng isa pang school. He's cute, isn't he? Komento niya na bahagya pang kinilig. He is, but did you notice the way he was looking at you while we were dancing? How the heck would I notice that? We were dancing. Pinaikot-ikot nito ang mga mata. He got the hots for you. Really? Yes, I'm 100% sure. Muling sinulyapan niyang lalaki. Naramdaman niya ang pamumula ng magkabilang pisngi niya nang matuklasang nakatingin nga ito sa kanya. Binigyan niya ito ng isang ngiti at gumanti rin ito ng ngiti sa kanya. Sa kadahan-dahan ng lumapit. Hello. Masayang bati nito sa kanya. Hi. My name is Rich and you are? Ashley. Inilahad nito ang palad at inabot naman niya. Nice meeting you, Ashley. Are you going to stay and watch the game? Yes. Good. Maybe we can talk afterwards. Sure. Bumalik na ito sa teammates nito. Isang impit na tili naman ang kumawala sa mga labi ni Kat. Siya naman ay napakagat labi. Marahil ay tama ang kanyang mami. It was the start of more exciting life for her. Binanggit ni Ashley sa kanyang mami na may nanliligaw sa kanya. Tuwang-tuwa naman ito. Dalaga na raw siya. Her mom said it would be really nice if she would introduce the guy to her. Plano naman talaga niyang ipakilala si Rich sa kanyang mga magulang. Hinihintay lamang niya ang kanyang 16th birthday para naroon din ang kanyang daddy. Ang kanyang hiling na makasama ito sa kanyang kaarawan ay pagbibigyan daw nito. Ayon na rin dito.
Masayang-masaya siya at wala na siyang mahihiling pa. Crush na crush naman talaga niya si Rich. Kasing edad niya ito at mabait. Idagdag pang gwapo ito. Katunayan nang minsang isinama niya ito upang manood ng laro nito, kalaban ng ibang schools, ay nakita niya kung paano ito tilian ng mga kababaihan. Sabi pa nga ni Kat ay napakaswerte raw niya dahil sa lahat ng babaeng nakilala ni Rich ay siya pa ang niligawan nito. Uy, musta na? Nihindi na siya nag-abalang mag-angat ng tingin mula sa binabasang fashion magazine. Nasa porch siya at nagpapalipas ng oras bago matulog. Natitiyak na niya kung sinong tumawag sa kanya. Bukod sa pamilyar na tinig ni Damian, ay ito lamang ang tanging lalaking tinatawag siya sa pamamagitan ng uwi. Okay na sana kaso may isang unggoy na dumating. Patamad na sabi niya habang inililipat ang pahina ng magazine na binabasa. Nagpakawala ito ng isang matunog na halakhak. Ano, nanalo ba kayo sa cheering competition? Siyempre. Patamad na rin sabi niya. Talaga? Tila hindi makapaniwalang sabi nito. Paano niyo nagawang dayain yung competition? Hindi nakakatawa. Naghikab siya, saka pa lamang ito tiningnan. Kung noong mga bata pa sila, gawain itong mga lumbaba sa fence nila habang inaasar siya. Ngayon naman, palibhasa, malaki na ang itinangkad nito. Nakapatong na lamang ang magkabilang braso nito roon. Ngunit hindi pa rin nawala ang nakakainis na ngisi nito. Gayun din ang mga pangiinis na salitang binibitawan nito. Ay, malas na gabi to. Dagdag pa niya. Pumalatak ito. O nga eh, kung bakit ba kasi dito pa ako napadaan? Nakita pa tuloy kita. Galing kasi ako dyan sa clubhouse eh. Walang nagtatanong. Tumayo na siya saka pumasok sa loob ng bahay nila habang napapangiti sapagkat siya ang nagtagumpay sa laban nila ng gabing yun. Oh, bakit na kasi mangot ang baby ko? Tanong ng mami ni Ashley sa kanya. It's your birthday, Ashley. Try to smile, okay? How can I? Wala pa si Daddy. Tapos wala pa si Rich. Himutok niya. But it's still early, Ashley. Anong oras ba ang usapan niyo ng friend mo? Well, sabi niya before 7 daw siya darating. Oh, 6 pa lang ah. Ang baby ko talaga. Pero bakit si Daddy wala pa? Your daddy will be here any minute now. Maya-maya ay may kumatok sa pinto nila. See, that's your daddy, I'm sure. Binuksan na nito ang pinto at tama nga ito. Iniluwanan ang kanyang ama, kaya naman napuno ng galak ang kanyang dibdib. Agad na sinalubong niya ito at niyakap. Daddy! Happy birthday, sweetheart. Ngiting-ngiting bati nito sa kanya. Hinagkan siya nito sa pisngi at iniabot sa kanya ang isang maliit na regalo. What's this? Mommy and Daddy's gift for you. She opened it and found a gold bracelet inside. Wow, this is beautiful. Thank you, Dad. Now, ano yung sinasabi ng mami mo na may naliligaw na raw sa unika iha ko? Bagyang pinasingkit nito ang mga mata na tila ba nagagalit. Ngunit batid naman niyang nagbibiro lamang ito. Napahagikik siya. He's going to be here later, Daddy. Dapat lang at nang makaliskisan. Inakbayan sila nito ng kanyang mami at nagtungo sila sa komedor. Kahit maraming inihanda para sa kanyang mami, ay hindi naman siya nag-imbita ng mga panauhin dahil nais niyang maging espesyal ang pagpapakilala niya kay Rich sa mga ito. So, tell me about this guy, sabi ng daddy niya. Well, I met him one time nung may inter-school cheering competition at may exhibition game naman ang team nila against other schools. He said his father is a businessman and he's really nice. Wala ba siyang pangalan? Tujo nito sa kanya. His name is... Ang susunod pa niyang sasabihin ay natigil nang may marinig silang mga pagkatok mula sa pinto. That's him! Excited na sigaw niya na agad nang tumakbo patungo sa pintuan. Pinasadahan muna niya ng hagod ang kanyang mahaba at kulot na buhok. Saka binuksan ang pinto. Happy birthday! Nakangiting bati sa kanya ni Rich, sabay abot ng isang bungkos ng mga bulaklak. Thank you, come in. Pumasok na ito sa bahay nila. My parents are excited to meet you. Come, nasa dining room sila. Ngumiti ito saka sumama sa kanya sa komedor. Tinawag niya ang kanyang mga magulang na kapwa nakatalikod. Ang kanyang mami ay inilalabas ang roasted chicken mula sa oven.
habang ang daddy naman niya ay nagtitimpla ng juice. "Mami, daddy, this is Rich. Rich, meet my fox." Nang lumingon ang daddy niya ay natigil-galito. Ang mami naman niya ay nabitiwan ng tray ng roasted chicken. "What's wrong?" Nagtatakang tanong niya sa mga ito. "Daddy, anong ibig sabihin nito?" Tanong ni Rich sa kanyang ama. "Leave me alone, please, mommy. Just leave me alone for a while." Pakiusap ni Ashley rito. "I'm really sorry, Ash. Hindi, just leave me alone." Hindi na ito umimik at hinayaan na lamang siya sa kanilang porch. Iyak lamang siya ng iyak habang nakasubsob ang muka sa magkabilang palad. Kapatid pala niya si Rich. Masakit ang katotohanan ng ikalawang pamilya pala sila ng kanyang daddy. Kaya pala Montenegro ang apelido niya. Her mother had told her an elaborate explanation about it before. She told her a crappy story about her grandmother owning a big plantation somewhere north, and that the only way for her to inherit it on her 21st birthday by maintaining the Montenegro surname. She believed it. Lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang mami ay pinaniniwalaan niya, mula kay Santa Claus hanggang sa mga excuses nito kung bakit parating wala sa kanila ang kanyang daddy. She trusted her mother, and it hurt her so much to think that she lied to her. Ang mataas na pagtingin niya sa kanyang mga magulang ay agad na nabawasan. Her father was not a high-ranking military official. Isa pala itong businessman at dating sekretarya nito ang kanyang ina. Nais niyang sumigaw, magwala, punong-puno ng frustration ang kanyang dibdib. Nakita niya ang bracelet na bigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Inis na hinubad niya yon at inihagis sa kung saan. Patuloy lamang na umiyak siya ng umiyak. Nakaupo siya sa baitang habang ang tanging liwanag ay ang sinag ng hugis suklay na buwan sa kalangitan. "Uy!" Hilam sa luha ang kanyang mga mata na nag-angat siya ng paningin. "Go away!" Nang hihinang taboy niya kay Damian. Anong nangyari sa'yo?" Alanganing tanong nito sa kanya. "Nothing! Just leave me alone!" Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Pumasok ito sa bakuran nila at nilapitan siya. "Just go away!" Pakiusap niya rito. Hindi ito umimik. Tinabihan pa siya sa pagkakaupo sa baitang. Bahagyang napapitlag siya nang maramdaman ang pag-akbay nito sa kanya. Napatingin siya sa mukha nito. Isang disimuladong ngiti ang nakapagkit sa mga labi nito. Saka bahagyang nagkibit ng mga balikat. Ngunit hindi naman inaalis ang pagkakaakbay sa kanya. Walang namagitang mga salita sa kanila. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay nakaramdam siya ng comfort sa mga bisig nito. Lalo tuloy siyang napaiyak at napasubsob sa dibdib nito. Hinagod naman ito nang hinagod ang kanyang likod. Maya-maya ay kalmado na siya. Hindi pa rin ito umiimik. Pagkuway natagpuan niyang sariling ikinikwento na rito ang lahat. He listened to her. He listened to her like they were friends. Like they didn't hate each other since grade school. Pagkatapos na magsalaysay rito, ay pinahid nito ang mga luhang pumatak na naman sa mga pisngi niya. "Ganyan talaga ang buhay, Ash. We sometimes win, and we sometimes lose. Cheer up. Hindi bagay sa iyong umiiyak. Alam kong masakit pero wala naman na tayo magagawa rin, di ba?" "They lied to me." "So they did. Masisisi mo rin ba sila?" "They just want to protect you, Ashley. Maaring hindi tama pero baka sa paniniwala nila, yun ang pinakamabuting gawin." Napatingin siya rito. Muli ay umiti ito ng alanganin. Saka bahagyang nagkibit ng mga balikat. "Go inside. Try to get some sleep." Tumayo ito, naglakad. Saka yumuko at may pinulot sa lupa. Muling lumapit ito sa kanya. Tanga ng bracelet na ibinato niya. Isinuot nito yun sa kanya. "I think this belongs to you." Ngumiti ito. "Bukas sa kita sa rin uli. Pasalamat ka birthday mo." Napakagat labi siya. Maya-maya ay napahagikik. Nang tingnan niya ito ay nakangiti pa rin ito. "Thank you, Damian. Di ka rin naman pala ganun kasalbahe." "Yun ang akala mo." Tinulungan siyang tumayo nito at hindi umalis hanggat hindi siya nakakapasok sa loob ng bahay nila. "Lagot ka sa akin bukas!" Pahabol na banta nito
bago niya maisara ang pinto. Sinilip niya ito sa bintana. Naglalakad na ito palayo. Muli ay napangiti siya. Ano na kaya ang gagawin niya ngayong nalaman niya ang katotohanan na sila ay pangalawang pamilya lamang? Magkakasundo na kaya sila ng tuluyan ni Damian? BBF! Kulang na lamang ay tumalsik ang tonsil ni Ashley habang tinatawag si Airport ang kaibigan. Kababata at dating worst enemy niya, walang iba kundi si Damiano Montes, also known as Damian. Makalipas ang 2 taon sa New York, sa wakas ay heto na itong muli. Miss na niya ito. Ito na yata ang nagbibigay sa kanya ng confidence, her moral booster, her critic, and her bestest best friend. BBF! Ganting hiyaw nito. BBF stood for Bestest Best Friend. Walang pakialam na iniwan nito ang trolley at tumakbo palapit sa kanya. Yumakap sa kanya at hinagka ng mariing-mariin ang pisngi niya. Namiss kita, BBF! Agad na sabi nito. Ako rin, no? Paingos na sabi niya rito. So, how are you? How have you been? At tatatanong niya rito na parabang hindi sila nag-i-email kada linggo. At minsan ay nag-chat-chat pa via Yahoo. Messenger with webcam. Well, it was never quite the same. Parati kasing nagmamadali ito sa tuwing nag-uusap sila. Minsan naman hindi siya makatagal sa usapan nila. Lalo na at magkaiba ang oras sa New York at Pilipinas. She was now working at Wartech as an executive secretary. Parang kailan lamang noon sila ni Damian ay nag-aasaran pa at tinatawag siyang Ita. They had matured. And she remembered what happened after that memorable night 11 years ago. Kinabukasan ng gabing yun ay pinuntahan siya nito sa kanilang bahay at niyaya siyang kumain sa McDonald's. Nagpa-unlock naman siya. Hindi na siya nito inasar o kinulit pa. Pakiramdam nga niya noon ay nag-mature na ito right before her eyes. Magmula noon kapag may libreng oras ay pinupuntahan siya nito sa bahay nila at niyayaya siyang lumabas. Siya naman ay parating nagpapaunlak dito. Hindi rin niya maunawaan ang kanyang sarili noong mga panahong yun. Marahil nakakita siya nakakampi sa katauhan nito. And she was surprised to find out that Damian was a very charming guy. Halos hindi nga siya makapaniwala na siya lamang pala ang inis na inis dito noong mga panahong yun. Nang matuklasan niya ang tunay na ugali nito, ay lalo siyang napalapit dito. She would tell him her problems, and he would always find a way to make her feel better. Naging panyo niya ng ilang beses ang mga damit nito. Sabay silang nagtapos ng kolehiyo. He came from a well-to-do family, but he wanted to work and stand on his own feet. Natanggap naman ito sa unang kumpanyang pinasukan nito. Napakahusay na computer programmer nito. Kaya naman ito ang ipinadala ng kumpanya sa Amerika para sa isang posisyon doon. But now, he had come back and he said that it was time for him to manage the business of the family. She had a nagging suspicion that there was another reason for his coming back that he wasn't telling her. Kahit paano ay kilala na niya ito sa tagal ng kanilang samahan. Ayaw na ayaw nitong pamahalaan ang mga negosyo ng pamilya nito. Bukod sa maraming water stations sa buong Metro Manila, ay mayroon ding garment factory ang mga ito. Ang katwiran nito, wala daw doon ang linya nito. But now, he seemed more than willing to manage the family's business, which she thought was a very wise decision. Wala na naman kasi itong ibang kapatid. Ngunit kailan pa inuna ni Damian ang isang wise na decision kaysa sa nais nitong gawin? Damian was a hard-headed guy. His motto in life was, live for the moment. He had always done what he wanted. Nung makagraduate ito ng high school, ang balak ipakuha rito ng mga magulang nito ay isang business course. Pero hindi nito yung sinunod. Sa halip, IT course ang kinuha nito. Yun si Damian. I've been okay, Ashley, ikaw? Any boyfriend you refuse to tell me about? Oh, shut up! Baka ikaw nga may hindi sinasabi sa akin. Sabi niya. Isa sa mga dahilan kung bakit sabik siyang muling makita ito at makausap. Dahil nangangaba siyang baka na in love na siya sa kanyang bagong boss na si Jake Suarez. Sa nakalipas na ilang taon ay wala siyang naging kaibigan na naging malapit sa kanya, maliban kay Damian.
at wala siyang naging kaibigan na nahihingahan niya ng sama ng loob ng tulad nito. Even her mother had ceased to be her best friend. Maayos naman ang samahan nilang mag-ina sa ngayon. Ang gap nila noon ay nawala na dahil na rin sa mga paalala sa kanya ni Damian. But her mother simply ceased to be her best friend. Maybe because she found it easier to tell Damian all her fears and problems than her mother. Tulad ng karamihan sa mga ina, ay nerbiyosa ang mami niya pagdating sa kanya. She simply couldn't tell her. Mami, I think I'm in love with my boss. How's tita? Pag-iiba ni Damian. Binalikan na nila ang mga bagahin nito. She's fine. And your daddy? They're both fine. Sayang, you weren't there when they got married. Ang tunay na asawa ng kanyang ama ay sumakabilang buhay na 2 taon na ang nakalilipas. Nang makapagbabang luksa, ay agad namang nagpakasal ang mga magulang niya. Si Rich naman, 10 ng iba pang kapatid niya sa ama, ay hindi pa siya ganap na tanggap, ngunit hindi naman masama ang turing sa kanya. Yeah, sayang nga eh. But did they receive my gift? Ang yabang mo, kainis ka. Paingos na sabi niya rito. Round trip ticket for 2 sa Bangkok kasi ang regalo nito sa mga magulang niya. Kasama pa roon ang hotel accommodation. Natawa ito sa kapinis silang ilong niya. Nakagawian na nitong gawin yun. Pagkuway inakbayan na siya nito at lumabas na ng airport. Well, you know, I don't like to brag about it, but it was really nothing. Biro pa nito. Napahalakak siya. Nagtungo na sila sa kotse nito na siya ang nagmaneho patungo roon. Nag-usap na sila na siya ang susundo rito. Sosorpresahin daw kasi nito ang mga magulang nito sa pag-uwi nitong yun. Hiniram niya ang sasakyan nito nung nakaraang araw pa. Sa tuwing kakailanganin niya ng sasakyan ay hinihiram niya ang kotse nito. Siya rin ang nag-check noon every week. Open siya sa pamilya nito, ganun din naman ito sa kanila. Give me the keys, sabi nito. No, I will drive. Pagod ka sa biyahe. Sukat inagaw nito ang susi mula sa kanya. Hey, this is my car and I miss it. Now get inside. Katawang utos nito sa kanya. Napailing na lamang siya. Kahit noon ay ayaw na ayaw nito na siya ang nagda-drive kapag ito ang kasama. Tinutukso nga niya na masyado itong macho. He would just shrug it off. So, what is the real reason why you wanna manage the business? Tumatanda ka na ba talaga? At nagsalita naman ang bata pa. Hoy Ashley, 1 taon lang tanda ko sa'yo. Take note, 1 taon at 5 buwan. So, what's 1.5 years? It doesn't change the fact that you will be turning 28 soon, old maid. Nanlaki ang mga mata niya. Hoy, ikaw naman magte-30 na. Line of 2 pa rin ako. Ikaw, line of 3 na. Kapal mo. Nagkatawanan sila. Maya-maya ay nagseryoso na ito. Seriously though, you're right. I think I'm getting old. I wanna expand the business, start a family, buy a house, raise my kids. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. At kailan pa nawala ang pagiging commitment phobic mo? He was really that commitment phobic. Ayaw nito na nagkaka-girlfriend ng seryoso. She must admit that there was a time when she had felt something romantic for him. Sinupil nga lamang niya agad ang damdamin dahil nakikita niya na wala naman siyang maaasahan dito. The only relationships he could call romantic were those flings he had. If they were romantic at all. Sa tingin niya, mas sakama nga ang mga yun kaysa romantic. And now he was talking about settling down and starting a family. Was he stoned? Hindi naman talaga ako commitment phobic. Yun lang ang naisip mo. Alright, then how can you explain that deal with the Athenian chick? You once dated, right? And you found really nice and almost perfect? Naging kayo, diba? But you dump her after a month because she said, and I quote, she was asking for something I could possibly give her. Yes, she was really asking for something I couldn't give her. See? She was asking me what names we'd give our kids. For God's sake, I was only 20 years old that time. Ash, and you know it. Sure, eh yung last girlfriend mo, di ba yun din ang reason mo na pagdadump sa kanya? I was 25 then. I wasn't ready to settle down. And now, all of a sudden, you are? It's not all of a sudden at all, Ash. I thought of this over. Natigilan siya at napatingin dito. Nakatingin din lamang ito sa kanya.
bigla ay nakaramdam siya ng kung anong kaba sa kanyang dibdib. It was so powerful that it felt like dread. Para bang ikinatakot niya ang pag-aasawa ng kanyang best friend. Agad namang naisip niya na kaya siya nagkakaganon ay dahil aminin man niya o hindi, ay malaki ang magiging epekto ng pag-aasawa nito sa kanilang relasyon bilang mag-best friend. What? Pukaw nito sa kanya. I just can't believe it. And you know what? You are so unfair. How can you marry before I do? Ako ang babae. Ako ang dapat na mauna sa ating dalawa. You know what this could mean, right? Napangiti ito. Saka kumambyo at pinandaroli ang sasakyan. No. I don't know what it could mean. Tell me. This could and would mean that my folks would be bugging me more than the usual to find a man and marry and give them grandkids. Natawa ito. Well, totoo naman din nga ang sinabi nila. I'm worried about you too. You know, after Rich, you only had one boyfriend and the relationship lasted for only 3 months. Unless may tinatago ka sa akin. She rolled her eyeballs. Alam mong wala akong tinatago sa'yo. At tungkol naman sa mga boyfriend-boyfriend na yan, wala na akong kasalanan kung wala akong nagugustuhan sa kanila. Most of them are flukes. Yan ang problema mo. Masyadong mataas ang standards mo. Wala ka ba talaga nagugustuhan lately? Hindi agad siya nakaimik. She was, as a matter of fact, feeling something for her boss, Jake. But she knew it was bound to be a disaster for he was in love with someone else. Alam niya dahil nakikita at nararamdaman niya. Ang boss niya ay in love sa isang intern ng kumpanya na ito mismo ang nagpasok. Si Faye. She saw how Jake looked at Faye. She saw how much he was affected by her. At alam naman niyang ganun din si Faye rito. The attraction she felt for Jake was strong. He was handsome, made and funny. He created new and daring management styles. He was an idealist. And she found him simply amazing. Oh, ba't natigilan ka? There is someone, am I right? Tell me about him. Pukaw nito sa kanya. Well, for starters, he's my boss. And he's in love with someone else. Hindi agad ito nakapagsalita. Mukhang nauwi ito sa malalim na pag-iisip. He was always like that every time she told him her worries. He really cared about her and she thought that made him very special. Hindi ito tulad ng ibang lalaking kilala niya na kapag love problems na ng mga babae ang pinag-uusapan, ay naiilang na o hindi kaya ay hindi binibigyang importansya. Now, there really is a problem. Sabi nito maya-maya. Are you in love with him already? I guess so. He sighed. Maya-maya ay humimpil na sila sa bahay ng mga ito. Binalingan siya nito. We'll talk about that later, alright? Right now, I want you to come with me inside. I've got lots of stuff for you. He smiled and she always thought his smile was infectious. Napangiti na rin siya. Ashley donned her new business attire. Isa yun sa napakaraming pasalubong sa kanya ni Damian. Sa tingin niya ay napakalaki ng binayaran nito para sa extra load sa mga pasalubong na inuwi nito. The ensemble was an Armani, no less. Mayabang talaga itong magpasalubong and she simply loved him for it. Napangiti siya sa naisip. Although he didn't tell her how much his salary was, she was sure it had skyrocketed. Tiyak din niya na marami itong naipon. Yun ang dahilan kung bakit naghahanap na ito ng mabibiling bahay for his family to be. Nang malaman niya ang balak nito na pagbili ng sariling bahay, ay hindi niya malaman kung matatawa siya o malulungkot. Nakakatawa dahil wala pa naman itong nobya man lamang. At nakakalungkot dahil mukhang nagmamadali na itong mag-asawa. Hindi pa sila nagkakausap ng matagal, tulad ng palagi nilang ginagawa noon. Nang matapos kasi ang kamustahan sa bahay ng mga ito ay gabi na. Kinaumagahan paggising niya bago pumasok, ay hindi na siya nakadaan kina Damian dahil nagmamadali na siya. Sa pag-uwi naman niya mamaya ay tiyak na nakaalis na ito patungo sa Batangas upang dalawin doon ang lola nito. Nang makapasok sa gusali ng Wartech, ay agad na niyang tinungo ang kanyang pwesto. Naroon na si Faye, still looking as pretty as ever. Good morning! Bati nito sa kanya. Good morning! Bati niya rin dito. There was sadness in her eyes. There had always been that sadness in those kind eyes.
at nahuhulaan niyang dala yun ng kanilang boss. She was not naive. Neither was she slow. Alam niya na may namamagitan kung ano sa dalawa. Kung romantiko man yun ay hindi niya sigurado. Isa lamang ang alam niya. Both were secretly in love with each other. Wala siya sa mood ng maghapong yun. Hindi siya masaya sa kaniyang working environment, having to work with the man she secretly wanted and the woman he secretly loved. Bukod pa roon ay hindi maaalis sa isip niya ang katotohanan, baka hindi maglipat taon ay ikasal na ang bestest best friend niya. Alam niyang nagiging selfish na siya. Bakit ba sa halip na matuwa siya para kay Damian ay nalulungkot pa siya? That was a very selfish of her. Seryosong pinag-iisipan na niya ang paglipat sa kumpanya ng kaniyang ama. May ino-offer itong posisyon doon para sa kanya. Noong una ay ayaw niyang tanggapin yun dahil naiilang siya. Pakiramdam kasi niya ay magiging sampid lamang siya ron. Besides, Rich worked for that company too. Oo nga at wala na naman itong ipinapakitang hindi maganda sa kanya. Pero hindi pa rin siya komportabling makasama ito. Biruin na lamang na muntik na niyang maging nobyo ang kaniyang kapatid. Now, how sick is that? Bigla ay sabi niya. Excuse me? Tanong ni Faye sa kanya. Ha? Nothing. Is everything alright, Ash? Everything's fine. Are you sure? Yes, thank you for asking. Matamlay siya buong maghapon, hanggang sa sumapit na ang uwian. Paalam na siya kina Faye at Jake. Bago lumabas ng gusali ay nagtungo muna siya sa restroom. Nang makalabas na siya ng Wartech Building, ay nagulat siya nang makita niyang nakatayo na roon si Jake. Madilim na madilim ang anyo. Nagtatakang sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Si Faye, habang sumasakay sa isang kotse, isang lalaking hindi niya kilala ang nagbukas nun para dito. Si Faye naman ay hindi rin maalis ang pagkakatingin kay Jake. Ni hindi nga siya napansin ng mga ito hanggang sa tumakbo ng sasakyan. She just looked at Jake. Nakakuyom ang mga palad nito at tila galit na galit. Oh, sweet irony, she thought. Pumihit ito at nang makasalubong siya ay tila lagpasan lamang ang tingin nito sa kanya. Ni hindi na nga siya muling nakapagpaalam dito. At habang nag-aabang ng sasakyan ay naitanong niya sa sarili kung bakit nga ba nagtsatsaga pa siya sa kumpanyang yun. Ganong maaari naman siyang lumipat sa kumpanya ng daddy niya. At bakit ba tinanggihan pa niya ang ilang ulit na pag-aalok nito ng sariling kotse sa kanya? She sigh. Marahil ay nanliliit siya sa tuwing mag-o-offer ng ganong mga bagay ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan sa mga yun. Isinilang siya sa mundong ito dahil sa isang kasalanan. And she had no right whatsoever to those things that belong to her daddy or the company he and his first wife established. But maybe she really belonged to her father's company. Challenge ding maituturing kung doon siya lilipat. Kailangang patunayan niya sa kanyang mga kapatid na malaki ang kakayahan niya sa posisyong ibibigay sa kanya. And maybe it was a start of another life for her. Isang buhay kung saan makikita niya ang lalaking para sa kanya. Oo nga naman, mag-aasawa na si Damian. Mapag-iiwanan na siya. She needed a new life, a new environment. Sa totoo lang kung sa araw-araw ay wala na siyang makikita kundi sina Jake at Faye, baka lalong mawalan siya ng pag-asang makapag-asawa. Habang nakasakay sa taxi ay nakapag-desisyon na siya. Kaagad nakakausapin niya ang kaniyang ama pag-uwi niya. Magsisimula na kaya siya ng bago niyang buhay sa kumpanya ng kaniyang ama? Uy, anong ginagawa mo dyan? Hindi na kailangan ni Ashley na magangat ng tingin upang mahulaan kung sino ang tumawag sa kanya. After all these years, uy pa rin ang nakagawi ang itawag sa kanya ni Damian. She looked at him nevertheless. Hey, nakabalik ka na pala from Batangas. Napaaga yata. Yeah, babalik pa naman ako liron eh. Why are you here? May problema ba? Gaya ng dati ay binuksan na nito ang mababang pinto ng fence nila. Naupo ito sa tabi niya. What's up? Nothing. Oh, come on. Kilala kita, Ash. Nothing, okay? It's just that I don't know if what I'm about to do is right. What is it that you're about to do? Resign from work. What? All because you're in love with your boss? That, among a couple of
other little things. She sigh. Gusto ko sanang magtrabaho sa Yuri. Tukoy niya sa hindi kalakihang kumpanya kung saan presidente ang kanyang ama. I don't see anything wrong with that. Natatakot ka ba sa mga kapatid mo? No, I just don't know if what I'm doing is right. I mean, is it moral correct? Alam mo naman na si Daddy at ang first wife niyang nagtayo ng kumpanyang yun. So? It's your dad's, as much as it's hers. Isa pa, ang daddy mo naman ang matagal na nag-o-offer sa'yo nun, diba? Hindi naman siguro niya yun i-o-offer kung alam niya na mapapasama ka dun. And most of all, marami ka na masyadong pinapalampas sa opportunities from your father. You have every right to be there. You're his daughter. For crying out loud, Ash, huwag mong ilagay sa isip mo na ibang tao ka. I know that. It's just that I can't help but feel guilty somehow. Inakbayan siya nito, gaya ng parating ginagawa nito kapag kinokomfort siya. And she had always loved the feelings of being inside those warm and steady arms. She felt so protected and secured. Tell you what, why don't you take a vacation? Kailan ka ba huling nag-out of town? Years ago, yung kasama kita sa Boracay. My God, you should come with me. Magbabakasyon tayo sa Pintoal. Where's that? Kumunot ang noon niya. A province up north. We'll stay there for a week or so. After that, we'll go straight to Batangas, kina Lola. So, are you up for it? Sure. Great. We'll leave the day after tomorrow. Talaga namang kaya ako nagpunta rito para yayain kang sumama. Mom and Dad are gonna come too. Pero saglit lang sila. I want you to be there with me. And why is that? Because I want you to personally meet my fiancé. Nakatatlong magkakasunod na lunok si Ash. Parang kinapos siya ng hininga. Inakala niyang nagkamali lamang siya ng dinig. Oh, what did you just say? I said, I want you to meet my fiancé. Is that a joke? Ilang araw ka lang na nagpuntang Batangas. Ngayon, may fiancé ka na? Patawa ka! Iningusan niya ito. Bagaman anxious siya sa maaaring sabihin nito. Hoy, akala mo, ikaw lang marunong magtago ng sikreto, ako rin po. Pinagsalikop nito ang magkabilang palad. Saka ay pinatong sa may binti nito. I met her in Manhattan. She worked as a graphic artist in the firm where I used to work. She's half Filipina, although doon siya lumaki sa Manhattan. Natigalgal siya. Hindi niya yun inaasahan. Sukat bigla na lamang tumawa ito ng malakas. Oh, bakit para ka nakakita ng multo? What is it about you, Ash? Ate, sabi ka nang sabi sa akin na nakakainis ako dahil ayaw ko mag-commit. Ngayon naman na nag-commit na ako, para kang hihimatayin. Nagyuko siya ng ulo. Bigla na lamang kasi ay ayaw maampat sa pag-agos ng mga luha niya. Is she nice? Very. Is she pretty at all? Very much. And at that moment, she felt like her whole world was spinning in front of her. Hindi niya naiwasan ang mapasighok siya. Naramdaman niya ang pag-akbay nito. Shh! Ano ba yan? Tears of joy or sadness? Relax. I will always be there for you kahit na may asawa na ako. Nothing will change. I hate you. Nagtatampong wika niya, sabay suntok sa binti nito. Huwag ka na munang mag-asawa naman oh. Huwag mo naman akong unahan, please. Tinawanan lamang siya nito habang naiiling. It's a lifetime commitment, you know? Dagdag pa niya maya-maya. She was still trying to fight back her tears. Hirap na hirap man ay nagawa niya. Ayaw naman niyang isipin ni Damian na napakadrama niya. Naninikip ang kanyang dibdib ngunit pinanindigan na niya ang pagtahan. I know, and aren't you happy that I've realized now how serious marriage is? Tiningnan niya ito sa mga mata. Muling napalunok siya, pagkatapos ay niyakap niya ito. What's her name? Wendy. Beautiful name. I am very happy for you, BBF. Thank you, BBF. Parang ayaw ng sumama ni Ashley sa pintuwag, ngunit nakaoo na siya kay Damian. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman niya na para bang ayaw niyang makilala ang Wendy na yun.
Ayon sa kanyang best friend, ay nakilala na nito ang ina ng fiancé nito nang bumisita yun sa New York while her father passed away years ago. Ang ama nito ang Amerikano at ang ina ang Pinay. Taga-Pintawag ang ina ni Wendy. The ride to Pintawag was quite wonderful. Magagandang tanawin bukod pa sa masasayang kasama ang mga magulang ni Damian. Komikero ang mag-asawa, kaya naman marahil ay ganun din ang anak. Halatang excited ang mga ito na makilala ang mapapang-asawa ng kanyang kaibigan. Makailang ulit din siyang tinudyo ng mga ito na lumagay na rin sa tahimik na inayuna naman ni Damian. Humigit kumulang 5 oras ang biyahe at hapon na nang marating nila ang maliit na bayan ng Pintawag. Isang rancho pa lang tutuluyan nila ron. It was clear that Wendy came from a wealthy family. Nang makababa sila ng sasakyan ay agad na sinalubong sila ng isang aristokratang matandang babae na nahuhulaan niyang ina ni Wendy. Damian, iho, how are you? Agad na bati nito. I'm fine, tita. These are my folks, Army and Max, and this is my best friend, Ashley. Kinamayan nito ang mag-asawa sa kasya binalingan. How are you, iha? I'm fine, ma'am. Thank you. Sagot niya. Call me Tita Mary, Ash. Oh, pumasok na muna kayo. I'm so sorry that Wendy cannot join us. Nasa munisipyo kasi siya at may inaayos dun saglit. Pero babalik din siya maya-maya. Nagtuloy na sila sa malaking bahay. Hinainan sila ng kawaksin ng inumin at cake. Magilaw sa kanila ang matandang babae. Panay rin ang pagkikwento nito tungkol sa anak. Ano po ang inaayos niya sa munisipyo, tita? Tanong ni Damian dito maya-maya. Yung katabing lupain namin dito, iho. Don't worry, babalik na yon. If you want, you can call her up. No, tita, it's okay. She never runs out of things to do. Oh, you know Wendy, sabi ng ginang. Ewan ko ba sa batang yun. Manang-mana sa ama. Hindi mapakali yun sa bahay ng walang ginagawa. Imagine, nung isang araw lang umuwi at eto na, nakakita na agad ng dapat na ayusin. Well, maybe she thinks she better to do it now. After all, magiging homemaker na siya pag nagpakasal na sila ni Damian. Sabi ni Tita Army, ang ina ni Damian. Marami pang napag-usapan doon at nanatiling nakikinig lamang siya. Parang nais niya ng mainis sa Wendy na yon. Hindi pa man niya nakikita. Hindi ba dito alam na sabik si Damian na iharap ito sa kanila? Alam naman ito na yun ang araw ng pagdating nila ay inuna pa nito ang kung anong inaayo sa munisipyo. Oh, here she is! Maya-maya ay sabi ni Tita Mary. Sabay-sabay na napalingon sila sa pintuan. Nakasimangot na nakatayo roon ang pinakamaganda na yatang admiration na nakita niya sa tanang buhay niya. Wendy dear, why the long face? Tanong ni Damian dito. Agad naman itong lumapit. Oh, I am so sorry, honey. It's just that some people got into my nerves. I'm so sorry. Hello, good morning. Nakangiti ng baling nito sa kanilang lahat. Ipinakilala naman sila ni Damian dito. She seemed nice. Yun nga lamang, baka talagang mainit ang ulo nito nang dumating. Mukhang hindi ito ganun katatas magtagalog. Bagaman nilinaw naman ito na nakakaunawa ito nun. Nahihiya nga lamang daw ito dahil katawa-tawa raw ang diksyon nito. So, you are Ash, sabi nito sa kanya. I heard so many things about you already. How do you do? Very well, thanks. And you? Good, it's nice to have finally met you. Same here. Nakangiting tugon niya bagaman hindi siya sigurado. Was she feeling insecure? Was she jealous because here was the woman who would have her bestest best friend for life? And though, she was very, very beautiful. Matangkad ito, mas matangkad pa sa kanya, gayong 5 feet and 6 inches na ang taas niya. Her hair was the color of chestnut, and most of all, her eyes were green. Masayang nakwentuhan na sila roon. Mukhang tuwang-tuwa ang mga magulang ni Damian sa babae at hindi naman niya masisisi ang mga ito. Tila ba wala ni isang tao sa mundo ang maaaring hindi magiliw sa ganitong kagandang babae. Kapag nagsasalita pa ito minsan ng Tagalog, ay bahagyang bulol ngunit hindi nakakairita. Bagkus ay tila, napaka-cute pa. Matalino ito. Halata naman yun sa pananalita nito.
Agad na naunawaan niya kung bakit ito nagustuhan ni Damian. At hindi rin naman lugi ang babae sa kaibigan niya. Damian was the nicest guy she had ever met. By far. And he was very good looking too. Maya-maya ay sinamahan na sila nito sa mga magiging silid nila. Nang makapag-isa na roon, ay pasadlak na naupo siya sa kama. Para bang pagod na pagod siya. She knew she had made a wrong decision to go there. Naisip niya talagang hindi pa maluwag sa loob niya na magpakasal si Damian. And she hated herself for it. Masyado naman siya kung makaangkin sa kanyang kaibigan. Hindi naman niya ito nobyo kundi kaibigan lamang. Natural ay darating ang panahon na magkakaasawa sila. Nagkataon nga lang na nauna ito sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin nun na kailangan ng mahinto ang pagiging magkaibigan nila. You're just jealous that he's found this much. Habang ikaw ni walang steady deed. Tuya niya sa kanyang sarili. Sa isang bahagi ng kanyang isip. Bahagyang nagulat siya nang makarinig ng pagkatok mula sa pinto. Agad na binuksan niya yon at tumambad sa kanya si Wendy. Hello again. Ngiting-ngiting sabi nito. Hi, what can I do for you? Pinilit niyang sariling umiti rito kahit pa nga tila ayaw ng facial muscles niya. Inis na siya sa sarili. Bakit tila sumasama yata ang ugali niya? I got something for you. Can I come in? Sure. Pumasok na ito sa kanyang silid saka iniabot sa kanya ang isang paper bag. What is it? Check it out. Ganun nga ang kanyang ginawa. Ang laman ng paper bag ay isang malaking bote ng paboritong pabango niya. Oh, thank you. How did you? Damian told me that's your favorite. Naupo ito sa kama. Is it okay if I bug you a bit? I just wanna chat with you. Of course, we can chat. Listen, I know that if there's anyone in this world who knows Damian inside and out, that would be you. Cause you're his bestest best friend. As he puts it. Well, he really is my bestest best friend. She had to rub it in. Napakagatlabi siya. But I'm sure you'll get to know him as well as I do. After all, magiging mag-asawa na kayo, hindi ba? And that is what I'm here for. You know, when my best friend married 2 years ago, I was devastated. Pakaramdam ko, iwanin niyan ako. I was hurt and I felt like I wasn't important to her anymore. Napalunok siya. And I knew at the time that I was being childish. I knew that there was a life out there for both of us. I mean, we really can go live together forever. Although that was what I wanted. Or thought I wanted that time. And so she married this guy I barely knew. A guy she met at a French beach one time she went there. And I wasn't able to join her. And I thought, why is my best friend leaving me for this stranger? I don't know, pero naisip ko lang na baka ganun din ang nararamdaman mo at this point. Huminga pa ito ng malalim na tila ba nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bahagya pang natawa ito sa sariling diksyon. I'm sorry, I swear. I will learn to straighten my tongue. It's okay, go on please. Yeah, so I am here to, I don't know, ask for your permission. Ash, can I have your bestest best friend for a husband? I swear, I'll take good care of him. And she wanted to cry. The woman was so nice and she knew she would be good for Damian. Bigla pakiramdam niya ay talunan siya. How could she continue not liking this woman? She was very likable, adorable, lovable, and even huggable. You do that, alright? Promise. Then you have my permission. Salamat! Niyakap siya nito ng mahigpit. Ngumiti ito sa kanya saka nagtungo sa pinto. You rest now. I'll just call you when it's time for dinner. Oh, and use the intercom when you need anything from downstairs. I hope you enjoy your stay here. Thank you, Wendy. You're welcome. Nang may isa rin niyang pinto, ay napasandal siya roon at kinapa ang damdamin. She felt empty. Very empty. You mean you didn't resign? Sabi ni Damian at napatutop sa kanyang noo. Tiningnan niya si Wendy. Kagat nito ang ibabang labi. I'm so sorry, Damian.
sabi nito. Sorry for what? For making me believe that you already resigned and ready to start a new life with me? I thought we already talked about this, Wendy. Yes, we did. And I'm so sorry if I didn't resign yet. It's just that there are so many things I left behind, Damian. And Jenna is another issue. I was about to hand her my resignation letter when she started to tell me about the board's plan of expansion and how they will need more people like us in the company. Ang tinutukoy nitong Jenna ay ang Vice President for Operation ng kumpanyang pinapasukan nila sa New York. Malapit si Wendy rito dahil iisa lamang ang apartment building ng mga ito. Yun lang? Paano naman tayo? Nalulumong tanong niya rito. He wanted to get married as soon as possible before he would lose his grip. He needed to. Kumunot ang noon nito. Why the rush, Damian? Aren't you okay with a long engagement period? What for? He asked. Hindi na niya kayang patagalin pa ang engagement period nila. Natatakot siya. There were so many reasons behind what he wanted. Ang magpakasal na nga sila ni Wendy. Natatakot siya kapag tumagal pa ang paghihintay ay hindi pa'y matuloy. He thought things over. Ilang ulit nang pinag-aralan niyang sitwasyon at malinaw sa kanya na si Wendy ang babaeng nararapat na pakasalan niya. She was almost perfect. Yun nga lamang, workaholic ito. And she was so nice. Damian, I have to go back anyway. I need to sell the car and the house my dad left. Can't it wait after the wedding? Jen is waiting for me too. She called up yesterday. Nagyuko ito ng ulo. And he knew the story before she told it to him. She asked me to come back, but only for a while, I swear. How could you do this, Wendy? Ipapakilala kita sa lola ko. Please stay. I want to. You know, I want to stay. But this will only take a while. There's just a really big project and I need to be there. If you want, we can go there together and come back right after. And then everything's going to be okay already. Lumong-lumong napaupo na lamang siya sa AC chair. I will be gone for 3 weeks, a month and a half the most. After that, we can talk about the wedding and then we will live happily ever after, darling. Lumuhod ito sa harap niya sa kahinagkan siya sa mga labi. It's a lifetime commitment, honey. Baka naman ikaw nang magsawa sa akin pagkatapos. Napangiti na siya. Hinaplos niya ang mukha nito. Okay, I guess we'll just have to wait. Yeah, you're right. Why the rush? Mas maganda nga sigurong ayusin mo na ang lahat ng dapat ayusin. Para wala ka nang iintindihin pa pagkatapos. So, am I forgiven? Not for being so beautiful that I can resist you. Hinagkan niya ito sa mga labi at sa sandaling pumikit siya, ang mukha ni Ashley ang pumagkit sa isip niya. Agad na napamulat siya at kumalas kay Wendy. What's wrong, honey? Nothing. Tara na sa baba. Magpaalam ka kina mommy. And he was not quite sure if he made the right decision to allow his fiancée to leave for the States. Isa't kalahating buwan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ikinabigla ni Ashley ang ibinalita ni na Damian at Wendy na babalik sa New York ang babae at mayayusin lamang daw ito ron. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang best friend. Batid niyang sabik itong makilala ng lola nito ang mapapang asawa. Ngunit ayon din naman sa kanyang kaibigan ay babalik din agad si Wendy. Nang araw na yon ay sabay-sabay na silang tutungo sa Maynila upang ihatid ang babae sa airport. Pinadalhan na raw pala kasi ito ng tiket ng kumpanya sa New York. Nais niyang kausapin si Damian at alamin ang nasasaloob nito. Ngunit hindi pa siya makakuha ng pagkakataon. Pagkatapos nilang maihatid si Wendy ay nagbalik na sila sa bahay ni Damian. Agad na niyaya niya itong magpunta sa kanila at nagpaunlak naman ito. Hey, I got something for you. Sabi niya rito. Sa tuwing pupunta siya sa mall at may makita siyang sa tingin niya ay bagay rito ay binibili niya. Nakagawian na niyang gawin yun noon pa man kahit nung wala pa ito sa bansa. Kaya naman naipon ng naipon na mga yun. What is it? Tanong nito. A bunch of stuff. Come. Nagtuloy sila sa kanyang silid. Dati na nilang ginagawa yun at okay lang yun sa mga magulang niya. May tiwala naman ang mga yun sa kanila.
Nang makapasok na sila sa silid, ay dumiretso sa headboard si Damian at inabot ang isang staff toy na nakadisplay roon. Ito ang nagbigay nun sa kanya noong 18 kaarawan niya. "You still have this, ha?" "Of course." Ngumiti ito, niyakap ang staff toy, saka pabagsak na nahiga sa kama. "You know, you should really stop doing that." "Alin, ito?" Muli itong tumayo, saka ibinagsak ang malaking bulto ng katawan sa kama niya. Tila nangiinis. "Mismo, you should realize that you're no longer as thin as you used to be 10 years ago." "Are you telling me I'm fat?" "Ang laki-laki mong tao, Damiano. Baka masira ng kama ko." Natawa ito ng malakas. "Oo nga pala, sensya na ha. Nakalimutan kong kasintanda mo na nga pala tong kama mo." "You're 2 years older than me," giit niya. 1 year and 5 months. Hindi na lamang siya kumibo, kinuha niya mula sa closet ang mga paper bags na naglalaman ng mga nabili niya para dito. Ipinatong niya sa kama ang mga yun, saka umupo ng lotus position doon. Tiningnan na nito ang mga laman ng bags. Shirts! See this? Hey, I love this one. I have been looking for this CD, and I couldn't find any in the States. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang maghanap. Alam kong tamad kang mag-surf for goodies, but I bought that one in Greenbelt. Thanks. And what's this? Inilahad nito ang isang underwear na kulay ube na ang crotch area ay tila ilong ng elepante. That was where the thing would be. Kumunot ang noon nito. What the hell is this, Ashley? Napahagikik siya. I saw that on a specialty store and I found it so cute. Wala naman akong mapagbibigyan. Wala lang. Naisip ko lang na baka bagay sa'yo. Wala ka mapagbibigyan, hmm? Don't tell me you've been thinking of a man's... Alam mo na, walang saplot na lalaki, Ashley. So, what if I am? Pinandilatan niya ito. I am 27 years old already. You mean you have? Makahulog ang tanong nito. Questions like that were okay with her. He was her bestest best friend after all. No, of course not! Yuck! Pumainan lang sa silid ang malakas na halakak nito. Yuck? Anong yuck doon? I don't know. Nagtataka rin tugon niya. Ano nga ba ang nakapandidiri sa ganung bagay? It was common at marahil ay kakunti na lamang sa mundo, ang tulad niyang magbebente 8 anyos na ay wala pa rin karanasan. You have never thought about it? Of course you have. That's why you bought this thing here. Muling itinaas nito yun sa ere. Hindi lang dahil bumili ako niyan, ibig sabihin iniisip ko ng mga ganung bagay. But I must admit that sometimes I think about it. Sino ba naman ang hindi? Tell me. Dumapa siya sa kama at ipinatong ang baba sa mga kamay. Nakataas din ang mga paa at binti niya. How is it? Oh no, I'm not gonna discuss my life with you. Ash, never. I'm not asking about that. All I'm asking is how about in bed is like? Is it really earth-shattering? What is it like to have an O? Nanlaki ang mga butas ng ilong nito. What have you been reading on lately, ha? What have you been eating? Oh, it's not for you. Will never be for you until you're married. Don't you think that's unfair? Why an unmarried girl like me can't have an like that? Because you don't have a partner. And I would kill anyone who gives you that and never marries you. She rolled her eyeballs. She knew he was serious. He was always protective of her. Noong nasa States ito, kapag nag-uusap sila, ayun ang parating itinatanong nito kung may boyfriend na siya. He never approved of Michael, her first boyfriend. Ngunit minsan lamang nito yun isinatinig. Hinayaan rin naman siya nito sa pakikipagrelasyon ngunit parati itong nagpapaalala sa kanya. At marahil kaya rin hindi sila nagtagal ni Michael bilang magkasintahan ay dahil mas masaya pa rin siya kapag si Damian ang kasama niya kaysa rito. Parati na lamang kasing naikukumpara niya ito sa best friend niya. Michael was not as funny and witty as her best friend. Michael, although very good looking, paled in comparison with her best friend's masculinity. So, back to the topic. Is it really good? Yeah. Casual na tugon ito. How good? Let's just put it this way.
You cannot describe it unless you've tried it. So, why don't I try it? Mulagat na napalingon ito sa kanya. I'm gonna kill you myself. What's wrong? Masama ba? Luka-luka. Pinisil nito ang ilong niya. But seriously, what happened to you and your boss? Hindi agad siya nakaimik. Sa ilang araw pa lamang na nakasama niya ito, ay halos nalimutan na niya si Jake. Well, Damian was really good for her. Ito ang napagbalingan niya ng kanyang heartache. Heartache nga ba? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Pinili niyang ignorahin na lamang yun. Well, I don't know. He's wonderful, Damian. In the true sense of the word. But he's in love with someone else. And you know what? Sa tingin ko, maganda na rin na nag-resign ako. I need a new working environment. I'm with you all the way. So, what about you and Wendy? Isang buntong hininga ang kumawala rito. Well, mayayosin lamang siya ron at babalik din agad. Well, ready talk. Tumayo ito. Wanna go cycling? Tara! Matuloy kaya ang kasal ni Damian at Wendy? Totoo kaya ang sinasabi ni Wendy na dahil sa trabaho ang kanyang pagbabalik? Paano pag nag-asawa ka na, edi hindi na tayo makakapagganito? What are you talking about? Tanong ni Damian kay Ashley. Nasa loob lamang sila ng subdivision at nagbibisikleta paikot-ikot doon. Damian loved that. Ito pa nga nagturo sa kanya ng pagbibisikleta nung natigil ang kanilang pagbabangayan 11 taon na ang nakalilipas. Totoo naman eh, when you get married, you will be too busy to do this. Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? She'll sigh. Ang selfish ko no, parati ako na lang ang iniisip ko. Nalulungkot lang kasi ako talaga eh. You know, I don't have friend like you. And I don't have a friend like you too. So don't worry, iba ang asawa, iba ang kaibigan. Besides, you'd be gaining another friend with Wendy. She's really very pretty. Is she? Yeah, very much. May kung anong hapdi na naman siyang naramdaman. And she's nice too. I bet she's gonna be a good wife to you and a mother to your kids. Ano nga palang sabi ni Lolo na hindi na makakarating doon si Wendy sa darating na linggo? Naturally, nagtaka siya. But I explain it to her at pupunta pa rin naman tayo rin eh. Namimiss ka rin daw niya. Alam mo naman yun, favorite ka masyado. Ano bang pinakain mo sa lola ko ha? Natawa siya. Ilang beses na siyang nakasama sa Lemery, Batangas. Isinama siya roon ni Damian at ipinakilala sa lola nito. Instant hit ang pagkakakilala nila ni Lola Magda. Kasundong kasundo niya ito. Tinutudyo pa nga siya nito kay Damian. Lamang ay nilinaw niya na magkaibigan matalik lamang talaga sila. Mula noon ay hindi na siya nito tinukso sa kanyang best friend. At sa tuwing uuwi si Damian sa Batangas ay hinahanap daw siya rito ng lola nito. Nung nasa New York si Damian ay dalawang ulit siyang bumisita sa matanda dahil namimiss na rin naman niya ito. Sa kanilang pagiging magkaibigan ni Damian, hindi lamang isang kaibigan ang natagpuan niya, kundi isang pamilya. Miss ko na nga rin si Lola eh. Miss ko na ang lomi at ensaladang talong niya. Well, ang bilin sa akin ni Lola, bumalik daw ako ron at siguraduhin kong kasama kita. Alam mo namang excited din yun na may makakwentuhan. Nang marating na nila ang paboritong spot sa ilalim ng isang punong mangga, sa likod ng subdivision, ay sumilong na sila ron. Naupo sila sa naglalakihang ugat. Pumesto siya sa unahan nito at sumandal sa dibdib nito. Ganun talaga siya rito kapag naglalambing. BBF. Do you think I'm pretty? Ash, tuwing nandito tayo sa ilalim ng punong to, nagiging sentimental ka. At vain. Of course you are pretty. Sino naman ang nagsabing hindi? Ikaw. Ako? Yeah, you used to call me Ita, remember? Bigla na lamang itong natawa. Sapakin kaya kita, that was long time ago. Mga bata pa tayo nun. Ang sarap-sarap mo naman kasing inisin. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Namumuli ang maliit mong ilong. Muli na naman itong tumawa. And I guess that was my way for you to... Nilingon niya ito nang hindi pa rin ito maituloy ang nais sabihin. For me to... No, forget it. What is it? Come on. Well, this is a confession, really. Ikaw ang biggest crush ko nun.
Agad na naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Napansin niya na pulang-pula rin ang mukha nito. Para silang mga baliw. Na noon pa, biglang nagkahiyaan. Ibig sabihin crush mo ako nung nakita mo yung panloob ko? Sigaw niya maya-maya at naramdaman niyang lalo pa siyang namula. Yes. Napakamot ito sa ulo habang patawa-tawa. Ikaw, bastos ka talaga. Nagkatawanan sila. Bigla ay nakaramdam siya ng hiya. Hindi dahil nakita nito ang panloob niya nung grade school pa lamang sila, kundi dahil nakaramdam siya ng kilig sa nabatid. Oh my God, I am turning insane. Ashley! Lola Magda! Tawa siya ng tawa habang sinasalubong ito na halos magkumahog sa paglapit sa kanilang dalawa ni Damian. Sa gulang nitong 67 ay malakas pa rin ito at groovy na groovy. She was chubby and very pretty. Ang buhok nito nung huling makita niya ay burgundy. Ngayon ay nagkahalong brown at matingkad na pula. Bagay na bagay naman yun dito dahil lalong lumabas ang pagkatisay nito. Nakasunglasses pa ito. Hindi tulad ng ibang matatanda. Hindi ito nakasundress o nakaduster. Bagkus, isang t-shirt at walking shorts ang suot nito. Na bagay naman sapagkat mukhang nagsasunbathing ito nang dumating sila. Agad na niyakap siya nito nang makalapit sa kanya. Hinubad nito ang antipara, saka sinipat siya mula ulo hanggang paa. May iha! Mukhang paganda ka ng paganda! Exactly like you, Lola. Bolera pa rin ang babaeng ito. Nako, nandyan ako sa tabing dagat dahil nagpapaaraw ako. It's my doctor's advice. Anyway, bakit hindi pa tayo pumasok? Oh, Damiana po. Ang kanyang kaibigan naman ang nilapitan nito at hinagkan sa pisngi. You had your hair dye again, Lola? Last week, blonde kayo ah. Puna pa ni Damian dito. Alam mo namang ito lang ang kasiyahan ko sa buhay. Isa pa, ito ang in ngayon. Ala, pumasok muna tayo sa loob. Nagtuloy na sila sa malaking bahay nito. It was a 2-story house that was originally a rest house. Ngunit mula nang masawi ang asawa ni Lola Magda ay naglagi na ito roon. At ngayon nga ay may kung ilan itong paupahang bangka. Nasanay na ito na doon manirahan at ayaw na nitong lumuluwas sa Maynila. Ayaw na rin dito na iirita lamang ito at nai-stress sa traffic. And the tranquility of the place indeed did her good. Mukha lamang itong 55 years old. Mas parang siya pa nga po nito kaysa kay Damian dahil siya ang asikasong asikaso nito. I know, you cannot say to me, iha. Alam kong kasama ka na ni Damian this time. Nasermonan ko nga yan nung nagpunta rito, 2 weeks ago. Nung pagkagaling sa New York, aba, hindi ka man lang isinama. Mag-iisang taon na rin naman tayong hindi nakakapag-tsikahan, no? Natawa siya. I'm so sorry, Lola. Hindi na ako nakabalik from my last visit. Naging busy rin kasi ako sa trabaho. And now? And now I am busy doing nothing. I resigned. Well and good. Dati ko pa naman sinasabi sa'yo na huwag ka na magtrabaho. You have the money. Start your own business. Kapag may sarili kang negosyo, hawak mo ang oras mo and you can have more time finding a man. Isang hagikik ang kumawala rito. Lola Magda reminded her of a very cute and very naughty girl. Kahit pa nga matanda na ito. Don't start on that, Lola. Saway rito ni Damian. Alam niyo bang kung ano na nang naitatanong sa akin ang babaeng yan? Huwag niyong buyuin na mag-asawa ang isang yan. Baka mag-asawa nga. Well, ano naman ang masama? Pagkaganda-gandang babae, dapat naman talaga mag-asawa na at hindi na bumabata. Oh, huwag ka na kumontra. May laban ka ba sa akin? Hamon pa nito. Wala po. Nagkatawanan silang lahat. At ano naman ang naitatanong mo sa apo ko, Ash? Staff. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha. Alam naman niyang tinutukoy nito. She was asking him just the other day about bed. Alam nga namang sabihin niya yon kay Lola Magda. She was not asking me about stuff, Lola. She was asking me about a very sensitive topic. Wika naman ang kanyang best friend. Sa kama? Si Lola Magda pa ang nagtuloy. Nag-init ang mukha niya habang si Damian naman ay napakamot sa ulo. Mga batang ito, parang yun lang hindi pa masabi. Abay, sasampa na kayo ng 30. Kung wala nun, wala tayong lahat dito.
Tandaan niyo yan. Lola, sa halip po na mag-usap tayo tungkol doon, bakit hindi mo muna kami patikimin ng specialty mo? Gutom na ako eh, sabi ni Damian. Tila agad namang nawala sa isip ng matanda ang pinag-uusapan nila. Oh yes, talagang nagluto ako ng lohmi, your favorite Ash. I also made puto, your favorite Damian. Nako, patatabiin ko kayong dalawa rito at hindi ako papayag na uuwi na kayo agad. Ganyang alam ko na wala naman kayo parehong aasikasuhin. Wait! Nagmamadali nang nagtungo ito sa komedor. Naupo sa tabi niya si Damian. Inakbayan siya nito, saka itinaas ang mga paa sa center table. Kakaiba talaga si Lola, natatawang sabi nito. I love her. Yeah, and you know how she loves to cook. Tingnan mo yan, nagbablush pa yung kapag sinabi mong masarap ang luto niya. She just smiled. At home na at home talaga siya sa bahay na yon. Humilig ang kanyang best friend sa balikat niya. Alam niya na pagod ito. Nang nagdaang gabi ay galing ito sa isang party kasama ang mga kaibigang lalaki nito. For the Voice Night Out. At kanina ilang oras pa lamang itong nakakatulog ay umalis na sila. Ayaw raw kasi nitong abuti ng hapon sa pagdadrive. Dahil mainit ang panahon kahit pa nga air condition naman ang sasakyan nila. Halos wala pang isang minuto ay nakatulog na ito sa ganung posisyon. Awang-awa naman siya sa kalagayan nito kaya bahagyang umisod siya at inayos ito upang makahiga sa sofa. Tiningnan niya ang mukha nito. Her bestest best friend looks so nice asleep. Para bang kay sarap hagkan ng mga labi nito. Natigilan siya. What the hell are you thinking, Ashley? At bakit mo gustong halikan ng lips ni Damian? Pahiyang-pahiya siya sa itinakbo ng isip niya. What kind of a best friend was she? Bakit tila pinagnanasaan niya ang kaibigan niya? Was that healthy at all? Agad siyang tumayo at lumipat sa one-seater sa tapat nito. Still, she couldn't help but look at him. May kung anong pag-asam na nakapa siya sa kaning dibdib na sana ay tumagal pa ang mga sandaling yun upang mapagmasdan niya ito ng ganun kalaya. She could never stare at him like that if he was awake. And she just loved staring at him. She didn't even know why. She sighed. Nang lumingon siya sa bungad ng komedor, ay muntik na siyang mapatili nang makitang nakatayo roon si Lola Magda. Tila ba kanina pa ito ron? Lola, kanina pa po ba kayo dyan? Tanong niya. Ngumiti lamang ito sa kanya saka sininyasan siyang lumapit dito na kaagad namang ginawa niya. Hayaan na lang muna nating makatulog saglit at mukhang pagod na pagod. Halika, kumain ka na muna. Nakahain na sa hapag. Agad na siyang pumuesto roon at sumandok ng pagkain. Hindi siya makatingin kay Lola Magda. Kung kanina pa ito nagmamasid sa kanya, ay baka naman kung ano na ang naisip nito. Puyat po si Damian, kaya nakatulog. Inihiga ko po siya dahil baka panakita na naman ng leeg. Agad na paliwanag niya. Muli, isang ngiti lamang ang itinugon nito. Ano? Okay naman ba ang lomi ko, Ash? Pagliba nito ng usapan. Nakahinga na siya ng maluwag. The best pa rin la. So, you've met Wendy? Yes, I have. She's okay. She's very pretty, Lola. And she's very nice too. Nakausap ko siya and she's very adorable. And she has green eyes. Sana kung magkakaanak sila ni Damian, makuha ang mga mata niya. Nahirapan siyang lunukin ang lomi. Do you think she's gonna be okay for my grandson? Yes, of course, Lola. Will she be better than you? Agad na napalingon siya rito. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Napalunok siya. What do you mean, Lola? Of course, she will be better than me. She's going to be Damian's wife. And I'm sure she will be a good one. Eh, bakit umpisa pa lang ganito na? Bakit hindi sumama? Mas mahalaga pa ba ang asikasuhin niya ron kaysa sa pagpapakasal niya sa apo ko? Well, you have always been there for Damian. Lola, may magandang rason naman po si Wendy kaya hindi siya nakasama rito. But the moment she gets back, I'm sure dadalhin na siya rito ni Damian. Don't worry, you're pretty ahead about it. Oh, I am not worried about her at all. I'm worried about you, Iha. About me, Lola? Never mind. Kain lang ng kain.
Magising na nga lalaking yun at pagkatapos na lang kumain, saka uli matulog. Tumayo na ito at pinuntahan ang kanyang best friend. Nang magbalik nga ito ay kasama na si Damian. Dala ng nakasanayan ay agad na inabutan niya ito ng pagkain. Nilagyan naman ito ng lomi ang tasa niya. Inalis nito ang keso at itlog na pula sa ibabaw ng puto at nilagay sa tasa niya. Weird daw ang taste niya. Ayon na rin dito. Lahat na laman ng pagkain ay nilalagyan niya ng keso. Maging ang Oreo cookies nga ay dinidip pa niya sa cheese whiz. Gustong gusto niya ang itlog na pula na ayaw naman ito kapag nakalagay sa puto. Ang gusto lamang nito sa puto ay yung plain lang. Inalis naman niya ang atay ng manok sa tasa niya at inilagay yon sa tasa nito. Yun naman ang hindi niya kinakain. Nang mapatingin siya kay Lola Magda, ay nakita niyang ngiting-ngiti ito. Tila napansin din yon ni Damian. What's up la? Why are you smiling? Why the two of you never had a romantic relationship is beyond me. Nabitiwan niya ang hawak na kutsara. Si Damian naman ay hindi agad nakatugon. Pagdaka ay tumawa ito. Ang lolo talaga, oo. Binalingan siya nito. Kain pa ng kain. Isang tipid ng ngiti at tango na lamang ang naitugon niya. Nang sumapit ang hapon ay nagyayang mag-swimming si Damian. Si Lola Magda naman ay nagpaiwan na lamang sa bahay dahil manonood pa raw ito ng paboritong teleserye. Alam naman daw nitong kapag sila ang nag-swimming ay inaabot na sila ng gabi. Nang umalis sila ay nagluluto na ito ng hapunan kasama ang kawaksing si Lea. Naglunoy sila sa tubig. Tawanan sila ng tawanan. Walang sandaling magkasama sila na hindi masaya. Noon pa mang mga teenagers ay ganun na sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbabago. May mga pagkakataon din naman na nagkakatampon sila. Ngunit mga bagay yon na hindi naman mabibigat. Kalimitan pa kapag nagkakatampuhan sila ay agad din naman nilang inaayos. At naaayos. Who would have thought that her worst enemy would turn out to be her very best friend? Naalala mo pa ba nung nagpunta tayo sa Boracay? Tanong nito maya-maya. Aha? You remember the big foreign guy who wanted to have dinner with you? Sabay silang nagkatawanan, hindi pa man ito natatapos ang kwento. Noon kasing nagpunta sila sa Boracay ay may isang Australian na nakipagkilala sa kanya. Nagyayayong mag-dinner sila ng gabing yun, ngunit ayaw naman niyang sumama dahil bukod sa hindi siya interesado, ay takot din siya. Ang ginawa ni Damian ay nagpakilala ito bilang asawa niya. Ngunit hindi pa rin nakumbinsi ang Australia na yon. Ang sabi nito kung mag-asawa sila, bakit wala silang wedding ring? Nakipagdebate nang nakipagdebate si Damian sa lalaking yon. Kung hindi marahil malaki masyado ang katawan ng foreigner, ay nasapak na yon ang kanyang best friend. Hanggang sa huli ay wala nang maisagot si Damian sa foreigner. Takot na siya sapagkat nagdedebate ang dalawa kung saan bihira ang taong nagdaraan at madilim pa. Hindi na niya malaman ang kanyang gagawin. Hindi naman siya makahingi ng tulong sa iba dahil natatakot siyang iwan si Damian doon. Baka kung ano ang gawin dito ng foreigner na yon. Hanggang sa bigla na lamang magkikisay si Damian doon na parabang sinumpong ng epileptic seizure. Noong una pati siya ay kinabahan nang walang sabi-sabing tumimbuwang na lamang ito bigla sa buhanginan habang nangingisay ang buong katawan. Marahil, dala na rin ang pagkabigla at takot, ay bigla na lang tumakbo palayo ang Australia na yon. Agad naman niyang dinaluhan si Damian sa buhanginan. Nang maya-maya ay bigla na lamang ito tumawa ng malakas. Loko-loko ka talaga! Hindi mo ba alam na pati ako? Takot na takot nun! Sumbat niya rito. Oh, come on! You should have known I was only faking it. Alam mo naman na wala akong epilepsy. Yeah, but you were really good. Wala ka pala eh. Isang malaking puti lang palang katapat mo. Tudyo niya rito. Aba, napakalaking effort ang ginawa ko. Kung alam mo lang. Hindi mo ba alam na hirap akong magpapasag doon? Humalakhak ito. That things I do for you. Humalatak pa ito. At ngayon nagre-reklamo ka, ha? Ha? Panay ang sabon niya ng tubig sa mukha nito. Hindi ka naman makasuntok sa puting yun. Kung sinuntok ko yun, tiyak na nasa hospital ang bagsak ko. Langya bodybuilder yata ang lokotoy na yun. Ang laki ng katawan. Sobrang tangkad pa. Kaya yun, in-stylean ko na lang. Bigla itong umismid.
at napatili na lamang siya nang higitin siya nito pailalim. Nang dumilat siya sa ilalim ng tubig ay nakita niyang nakadila ito sa kanya, saka nagmamadaling lumangoy palayo. Ayaw naman niyang magpatalo. Agad ding sumisid siya patungo rito. They were both very good swimmers. Nang maabutan niya ito ay muli na naman siyang binalatan nito, saka binilisan ang paglangoy. Nahahapo na siya kaya hinigit niya ito sa shorts. Nabigla ito, hindi marahil inaasahan ang ginawa niya. Nakalunok siya ng tubig alat nang tumambad sa kanya ang hindi niya dapat makita. Ubo siya ng ubo at sumisinghap nang iniahon ang ulo mula sa tubig. Muntik pa siyang makalunok uli ng tubig kung hindi lamang naging maagap ang binata. Agad siyang dinala nito sa aplaya. Tawa ito ng tawa. Siya naman ay hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa matawa na rin siya. You're crazy! What did you do that for? Kastigo nito sa kanya maya-maya. Natatawa pa rin. Mali ko bang wala ka palang salawal? Hoy babae, may salawal ako. Anong tawag mo sa hinila mo? Malay ko bang yun lang ang suit mo? Saka ano ba yung shorts mo? Big ko ng garter? Bakit? Naubo agad. Lumuwag lang po ang string. E di, nakakita ka na ngayon. He! Ganun palang itsura nun. Maliit. Huwag na huwag mong mamalulitin to, iha. Nagkataon lang na nakita mo siya na malamig ang tubig. Ha? Malamig daw? Lukaret ka talaga. Kinabig siya nito sa bewang. Saka kinububawan. Pinisil nito ang ilong niya. Muntik ka na ngang malunod nung makita mo eh. Nasyak lang ako. Katwira niya. Tawa itong muli. Saka hinagkan siya sa pisngi. Kapag tila gigil na gigil na ito sa kanya, ay hinahagkan siya nito parati sa pisngi. I hope when you find the one for you, we could still be friends. What are you talking about? Ikaw ang mag-aasawa at hindi ako. Yeah, I know. BBF? Yes? Do you think I'll ever get married? I mean, I'm almost 28. Who would want a likely candidate for a spinsterhood for a wife? You don't know how pretty you are. Ash, and I could have given. I could have, oh. Napaawang ang mga labi niya nang bumaba ang mukha nito sa kanya. Lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Very tentatively at first. Pakiramdam niya ay nanuyo ang kanyang mga labi. Hindi niya namamalayan nang hinalikan niya rin ito. At lumapat din ang mga labi niya rito. Noon nito tuluyang sinakop ang kanyang mga labi. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ashley sa ginawa ni Damian sa kanya? Doon niya kaya malalaman ang totoong nararamdaman niya para sa binata? Sa kanya? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, Ash. My God, what did I do? I'm so sorry talaga. Napatulala lamang si Ash kay Damian habang tila ito isang baliw na hindi malaman ang gagawin. The kiss didn't last long. Sa isang kisap mata ay agad na kumalas ito mula sa kanya. Dahilan kung bakit lalo siyang na-shock. Ni sa hinagap, hindi niya inakala na ganun pala ang magiging epekto ng halik ng isang lalaki sa isang babae. She felt so wonderful. Bakit ba kailangan agad na maputol ang magandang sandaling yun? Damian, can we just forget about it? Nabigla lang ako. I'm really sorry, Ash. Tila may matalas na bagay na tumusok sa kanyang dibdib. Kalimutan na lamang ang nangyari? Bakit? Wasn't it special for him as it was for her? Of course, it isn't special to him. Nabigla lang talaga siya. Kung hindi siya nabigla, hindi kanya hahalikan. Besides, magiging masyado pang komplikado ang lahat kung gagawin mo pang malaking issue ang maliit na bagay na yun. Ano ka ba? He is your best friend. And he's getting married. And you're there, feeling sad just because he isn't very happy, having kissed you accidentally for what? A split second? Get a life, Ash. Sermon sa kanya ng isang bahagi ng kanyang isip. Of course, we should forget about it. Nakabiglaan lang. She tried to smile. You're a good kisser. Pabirong kantsyo niya rito pagkatapos. Alanganin umiti ito. Tila hindi masyadong nagustuhan ang nasabi niya. Well, what was he expecting? Ito na mismo ang nagsabi na baliwalain na lamang yun. Mas maganda kung magbibiro na lamang siya ukol doon.
Yeah, I know. Ganting biro naman ito, makalipas ang ilang sandali, nakangiti na ito. Tara na sa loob? Tara. Hey, what are you doing? Lumingon si Ash sa kanyang likuran. There was Damian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. This is just the jigsaw puzzle we left 2 years ago. You still have it? Naupo ito sa tabi niya. Nakalatag ang 100 pieces ng jigsaw puzzle. Talagang naiwan nila yun na hindi natatapos. 2 taon na ang nakalilipas bago ito magtungo sa New York. Sadyang hindi niya yung tinapos dahil ang nais niya ay silang 2 ang tumapos nun. Isa pa ay masyado siyang naging abala sa trabaho. And it was no fun at all putting all the pieces on her own. Yep. Let me see that. At habang pinag-aaralan nito ang jigsaw puzzle, ay ito naman ang pinag-aralan niya. Why did he really kiss her? Nabigla nga lang kaya ito talaga? What was that all about? May isip nitong siya si Wendy? Aray ko. Ayaw man niyang aminin ngunit naiilang siya at nasasaktan na baliwala na ang halik na yun para dito. Parang walang nangyari. Balik sila sa dati. He kissed her on the lips for crying out loud. Hindi niya yan basta malilimutan kahit na anong pilit niya. Alam niyang mali ang isipin pa yun ngunit paano niya yung basta na lamang babaliwalain? Marahil ay hindi man lamang ito naapektuhan ng halik na yon. It hurt her so to think that he was not even vaguely affected by it anymore. At nakaramdam siya ng panlulumo habang unti-unting tumitimo sa isip niya kung bakit siya nagkakaganon. She was truly, madly, and deeply in love with Damian. Oh God! Usal niya. Ash, sabi nito. Nothing. Nagkipit ito ng mga balikat saka muling pinagtuunan ng pansin ng puzzle. While she felt like her whole world was falling apart into tiny little pieces. How could she have loved him? Bakit ito pa? Sa lahat naman ng lalaki. But the answers were there, right in front of her eyes. Paano nga bang hindi niya mamahalin ang lalaking ito na nagtataglay na ng lahat ng gusto niya sa isang lalaki? Sure, she had felt something for him a long time ago. But she thought she had lost the feeling. Ngunit nagkamali siya, it just blossomed through the years without her realizing it. O mas pinili lamang siguro niyang huwag yung pagtuunan ng pansin. She had always believed that a kiss could determine her future. Sabi niya noon sa kanyang sarili, kapag naramdaman niya sa pamamagitan ng isang halik ang lahat ng nababasa niya sa mga novels, sisiguraduhin niyang ang lalaking yun ang makakasama niya habang buhay. Ngunit paano ngayong ang halik na naging sanhi upang maramdaman niya ang lahat ng yun ay mula sa pinakamatalik niyang kaibigan? Paano, lalong higit, kung ito ay kakasal na? She was a love junkie, an eager one. She wanted a perfect love and a perfect partner. She dreamed of a happy love life, not unlike her mom and dad's before. And she promised herself never fail to fall in love with a guy who can give her what she wanted. And she also promised herself that she would do everything to get the man of her dreams. Too bad she realized who it was only now. And her first boyfriend? Bakit nga ba niya yun sinagot in the first place? Dahil na rin sa may nakita siyang mga qualities dito na nakikita niya kay Damian. At nang makita niya na malayong-malayo pa rin ito sa binata, ay tinabagan na siya. And Jake, her boss, hindi ba't kaya lamang din niya yun nagustuhan in the first place ay dahil halos katulad ito ni Damian? At nang magbalik na muli ang kanyang best friend, heto, at ni hindi na niya naiisip man lamang ang kanyang boss, her first boyfriend and Jake. They were only her substitute for the real thing. Biglang naalala niya ang unang pagkakataon na mahagkan siya ng unang boyfriend niya. Sabik na sabik siya nung makaranas ng halik. She was very ardent, atat na maranasan ang mga bagay na ganun. But when he finally did, all her fantasies went down the drain. She thought it was silly how romantics like her describe a simple kiss. It was as sloppy as a kiss one would get from a dog and was not even fun at all. At ngayon niya nauunawaan kung bakit. Even her first kiss, the eager love junkie in her simply ceased to exist. Or so she thought.
Ngunit ngayon ay naroroon na naman ang pag-asam na yon sa kanyang puso na maranasan uli yon. Not only a kiss from her bestest best friend, but also those romantic things two people in love did. But how? She knew it was never going to happen. And it made her so sad that Damian was so near, yet so far. Hey, are you okay? Tanong nito sa kanya. Yeah. You don't look okay to me. I'm fine. Kumuha siya ng isang piece sa puzzle at hinanap kung saan yun magpifit. Ano ka ba? Natawa ito. Ito munang sa gilid ang unahin natin. Damian, why did you kiss me? Agad na nabura ang ngiti sa mga labi ni Damian. Napatingin ito sa kanya. Nanatili lamang siyang nakatingin dito. Naghihintay ng tugon. Sa loob ng ilang sandali ay hindi ito nakapagsalita. At habang tumatagal ang mga sandali, ay lalo siyang kinakabahan sa maaaring itugon nito. Tama ang sapantahan niya. She was devastated by what he said moments later. I thought we talked about this already. Sabi nito. Right, I'm sorry if I ask. Ipinagpatuloy pa niya ang paglalagay ng pieces sa puzzle. Dalangin niyang huwag sanang mahalata nito na wala roon ang konsentrasyon niya. Why can't you just keep your big mouth shut? Serves you right. Naiilang na siya sa nakabibinging katahimikan kaya naman minabuti niyang basagin yon. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi ay hindi naman niya napag-isipan ng husto. So, you really love Windy, ha? Nakagat niya ang ibabang labi matapos yung sabihin. Matagal bago ito nakatugon. Yeah, I guess so. You guess so? You mean, you're not sure? Nilingon niya ito. What are you talking about, Ash? Kumunot ang noon ito, bahagyang napailing. I know what this is all about. What? Ash, I know you're scared that I'm getting married. And maybe you're feeling alone too. Pero pangako ko naman sa'yo, diba? Hindi ako mawawala. I will always be there for you no matter what. She faked a smile. Yeah, that's exactly what I'm thinking. I'm one selfish girl. I'm telling you. No, you're not. I guess I would feel the same if you're the one getting married. Hey, I have an idea. Bakit hindi na lang tayo lumabas muna? Let's watch the stars and maybe we'll get lucky and see a falling star? Nagpatianod na lamang siya rito. Ginagap nito ang kanyang palad at lumabas na sila ng bahay. Tahimik na tahimik ang buong paligid at may half moon sa kalangitan. Sa laut ay makikita ang maliliit na ilaw mula sa bangka ng mga mangingisda. They lied on the sand and just look above. Naaalala mo pa ba nung nagpunta tayo rito at nakakita ng falling star? Yes, that was 6 years ago. Ang hiniling niya noon ay matanggap siya sa trabaho. And your wish came true, right? Yes, it did. How about yours? Wait, tumagilid siya rito. You never told me your wish. Well, sabi nga nila kapag sinabi raw hindi magkakatotoo. Ibig mong sabihin hanggang ngayon hindi pa rin natutupad ang wish mo? What is it? Nothing, and I guess it will never happen now. I mean, it's already been ages. And so many things have happened already. So tell me, what it is already? I can't, and I don't want to tell you that. Saka na kapag matatanda na tayo at hindi pa rin natutupad ang wish ko. Hindi na lamang siya umimik. Muli siyang tumingin sa kalangitan. And it felt wonderful that Damian was by her side. Mas lalong na-appreciate niya ngayon ang ginagawa nila. Knowing that she was in love with him. Ginagap lamang nito ang palad niya. Marahil kung hindi niya alam na kaibigan lamang talaga ang pagtingin nito sa kanya, ay natuwa na siya. But it was sweet torture having him and showing that he belonged to someone else now. Bigla na lamang siyang napaluha. Agad na pinahid niya yon dahil nangangamba siyang baka makita nito yon. Nilingon niya ito nang maramdaman niyang pinisil nito ang palad niya. Nakatingin pa rin ito sa mga bituin. I wish this night would never end. Bulong nito na bahagya lamang niyang naunawaan. Damian? Ha? Huh? What did you say? Did I say anything? Yes, you did. No, I didn't. Look there. Itinuro nito ang langit. Each one has a story, they say.
Each constellation has a story. Yeah, Shrek said that to Donkey. Nagkatawanan sila. BBF, whatever happens, you know I will forever be here beside you, right? I know. And I want to thank you for that. You're welcome. Pinisil na lamang niya ang palad nito. Umasa na kahit sa ganung paraan, ay maipabatid niya ang nasa sa loob niya. Of course, that was wishful thinking, and even if it did, it won't change anything. He was still getting married. I love you, she said. And I love you too. You're my bestest best friend in the world. And she knew she had to content herself with that. She must. Good morning. Did you sleep well, Ash? Nakangiting bati sa kanya ni Lola Magda. Naabutan na niya ito at si Damian sa komedor. Nagkakape ang dalawa. As always, Lola. Very good. Ala, magpakape ka na at doon na tayo sa balsa magagahan. No need, Lola. I don't drink coffee. Remember? Oo nga pala. But that doesn't mean that I am getting old, okay? Nakalimutan ko lang talaga. Masaya na silang lumabas at sa aplaya ay naghihintay na ang isang balsa sa kanila. Nang makasakay na ay itinulak na yon ang isang tauhan ni Lola Magda sa tubig. Sumakay na rin iyon at yun na ang nagsagwan palayo. No wonder you love this place, Lola. Komento niya maya-maya. Papasikat pa lamang ang araw at kapag naroon sila ay sadyang maaga silang gumigising. The first time I came here, I fell in love with the place. Yan ang dahilan kung bakit kinulit ko ang lolo nitong si Damian na dito na bumili ng property. And when he passed away, I knew I had to be here. At etong ako ngayon, para na akong authentic na Batanggenya. I know every dish, the lingo, everything. Nakitulong siya rito na maghain, habang si Damian naman ay nakikipagkwentuhan kay Mang Salud, ang tauhan ni Lola Magda. Don't you think my grandson is gorgeous, Ash? Pabulong na tanong sa kanya ni Lola Magda habang nakatingin sa kanyang best friend. And boy, was he really gorgeous. Nasa dulo ito ng balsa at inaayos ang angkla nun na nakatali sa lubid. Ordinaryong puting t-shirt lamang ang suot nito at walking shorts na asul. He was wearing only slippers too, but he looked splendid. He is, Lola. Kaya nga siguro gustong gusto rin siya ni Wendy. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Truth is, when he announced that he's getting married, ang unang pumasok sa isip ko ay magpapakasal na kayong dalawa. Lola? Agad na nag-init ang kanyang mga pisngi. No, Ash. You need to hear me out. Agad na naawat nito ang pagpaprotesta niya. Laking pasasalamat niya at hindi sila naririnig ni Damian na nasa dulo ng balsa at mukhang nag-e-enjoy sa pakikipag-usap kay Mang Salud. Since the first day I met you, I thought you would be wonderful for him. Lola, and I waited 4 years for the two of you to tie the knot. At noon ngang sinabi niya na si Wendy ang pakakasalan niya, I was really devastated. I knew that instant that my grandson's about to make the biggest mistake in his life. Kahit paano ay ikinabigla niya ang sinabing yun nito. Hindi naman po siguro yung pagkakamali, Lola. After all, pinag-isipan naman po yun ng mabuti ni Damian, I'm sure. Isip ang ginamit, hindi puso. How can you be so sure po naman, Lola? Of course, he loves Wendy. No, he doesn't. Kung ano man ang rason niya sa pagpapakasal sa babaeng yun, hindi ko alam. Isa lang ang sigurado ko, ikaw ang mahal niya. Kinakabahang tumawa siya. Lola, yan na naman po kayo. Paanong ako ang mahal niyang apo niyo kung iba ang pakakasalan niya? We're friends. Ah, enough of that friends crap. We but know you love him, don't you? Hindi ka agad siya nakakibo. Parang nanlalaki ang ulo niya sa sobrang kadirektahan nito. Paano nga ba niya sasagutin ang tanong na yun nito? At bakit pa ba siya nito tinatanong? It's not like it will make a difference at all, lah. Wika niya. Who knows? And please answer my question, Iha. Do you love my grandson as a man and not as a friend? Napatitig siya sa mga mata nito. Hindi niya malaman ang kanyang sasabihin. Maya-maya ay namalayan na lamang niyang tumatango siya. And I realize it.
Only last night. Tiningnan niya si Damian. Nakatingin din ito sa kanya. Ngumiti ito. Look at his face when he looks at you, Ash. Hindi mo pa ba napapansin na pareho lang kayo? Why don't you tell him what you really feel? Ikakasal na po siya. May iba siyang mahal. And it really is okay. Besides, okay naman po si Wendy. They look lovely together. And I don't want to sacrifice our friendship. It's all I have. And really, it's not like he would tell me he feels the same, Lola. Bahaw siyang tumawa. There are only a few people in the world who needn't go out of their way to find the perfect match. You are one of those lucky people, Ash. Would you just let him get away? Seize your happiness, Ash, while you still have the chance. Ano kaya ang tunay na damdamin ni Damian para kay Ashley? Tama kaya ang Lola Magda na may pagtingin din ito sa kanya at iisa lamang ang damdamin nila? Ang nakaraan. Damian was on the school bus playing with his toy car. Hindi siya excited sa unang araw ng klase. Grade 1 na siya ng araw na yun. Bagong paaralan, bagong guro. Ngunit hindi siya excited. Para sa kanya ay napakadali naman ang itinuturo sa school. All he wanted to do was play with his new toy car. Wala pa siyang kaibigan sa school bus na yun. Ngunit sisiguraduhin niyang maya-maya lamang ay may makakalaro na siya ng bagong toy car niya. Unti-unti nang napuno ang bus at nang muli yung humimpil ay nakamasid lamang siya sa batang sasakay. Wala pa siyang katabi sa dulo. Mukhang magkakakilala na ang ibang mga bata. Samantalang siya ay bago pa lamang sa school bus na yun. Hindi kasi siya nag-prep sa school na yun. Nahiling niya na sana ay lalaking kasing edad niyang sasakay. At nang makita na niya ang batang sumakay sa bus, at ngayon ay papalapit sa kanya ay napanganga siya. May nakaupo na rito? Tanong nitong nakaturo sa tabi niya. Wala pa. Dito ka na umupo. Sabi niyang tuwang-tuwa. Ang cute-cute ng batang babae. Ang laki ng buhok nito dahil kulot-kulot yun. Napakaputi rin ito at namumula mga pisngi. Bigla siyang kinabahan. Yung uri ng kabang nararamdaman niya kapag pumupunta sila ng parents niya sa carnival. Ako nga pala si Damian. Ikaw? Ako si Ash. My name is Ashley Montenegro. Ngumiti ito sa kanya. Napangiti siya na makita ang ngiti nito. Ngunit agad din siyang napahiya. Ang ngipin nito ay pantay-pantay, samantalang sa kanya ay sungki-sungki. Ngunit sabi naman ng mami niya ay milk teeth pa lang naman daw ang iba roon, kaya maaayos pa. Grade 1 na ako, ikaw? Grade 1 na rin. Nais pa sana niyang tanungin ito ngunit nahiya na siya. Ipinakita na lamang niya rito ang toy car niya. Gusto mo, sa'yo na lang tong toy car ko? Ayoko. Bawal magdaling yan sa school, saka dolls ang gusto ko. For boys yan eh. Hindi na siya nakapagsalita pang muli. Bumaba na ng bus sa mga bata. Sila na lamang ni Ashley ang natira. Napansin niyang madungis ang damit niya. Naalala niyang naglaro kasi siya kanina sa playground. Nahihiya siya sa damit ni Ashley na malinis pa. Inilabas niya ang toy car niya. Sigurado kang ayaw mo maglaro? Bakit nasa iyo pa yan? Diba na-confiscate na yun ni teacher kanina kasi bawal nga? Mula sa bag niya ay naglabas siya ng Barbie doll. Hindi niya alam kung saan yun nagmula o kung paano siya nagkaroon nun. Eto, gusto mo nito? Ayokong maglaro kasi bawal sa school, makulit ka naman. Hindi na siya nito muli pang pinansin. Nakatingin lamang ito sa unahan. Tila umaandar ang school bus, ngunit silang dalawa lamang naman ang sakay. Ipinakita niya rito ang drawings niya, ang colors niya, ngunit tila ayaw na nitong makipag-usap sa kanya. Tuwang-tuwa siya sa buhok nito kaya naman naisipan niyang hawakan yun. Dirty ang hands mo, sabi nito sa kanya. Sorry. Gustong-gusto niyang pansinin siya nito kaya naman kung ano-ano na ang ginawa niyang pagpapapansin. Ngunit nanatili itong nakatingin sa unahan. Mula sa bag ay inilabas niya ang picture ng ita. Tulad ng Barbie doll kanina, hindi niya alam kung paano yun napunta ron. Kamukha mo to, oh. Nagalit ito sa kanya. Natuwa siya. Kasi kahit hindi ito natuwa sa kanya, ay pinansin siya nito. Ita, ita, ita. And the next thing he knew,
He was on the ground. Hawak niya ang ipit nito na pilit nitong inaabot sa kanya. Wah, di mo naman makukuha. Tinapakan nito ang braso niya. Aray! Buti nga sa'yo, salbahe ka, Damian. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Nakita niya ang panloob ng crush niya. Nakita kong panloob mo. Red, color red. Red ang panloob ng Ita. He then saw flashes of Ash's face as she was getting older and lovelier through the years, until his vision sort of became hazy. And then, he saw her. Nasa entablado ito. Nakatoga na itim. It was her graduation day. Kinabahan siya. Yun ang pagkakataong hinihintay niya. He was going to tell her. He was going to confess his love for her. Nilapitan siya nito. Hi, BBF! She saw him only as her best friend. Naduwag siya, natakot. Bigla ay naging batang paslit siyang muli. Nakayuko sa kanya si Ashley, still wearing her toga, while he was in his grade 1 uniform. BBF? Still, he could not speak. Napabalikwas ng bangs si Damian, natutup niya ang kanyang noo. Hindi lamang ilang beses siyang nakapanaginip ng ganun. Nagsimula yun noong unang araw na makilala niya si Ashley. Iba-iba ang nagaganap na kasunod na eksena. Ngunit isa lamang parati ang katapusan. He was a kid again and he could not speak. He sighed. He knew what those dreams meant. It was his life history. Ah, ilang taon na ba niyang inalagaan ng damdamin yung para kay Ashley? Hindi niya alam kung kailan lumalim ng ganun. Nagising na lamang siya isang araw na mahal na niya ito. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang babae. Did he fall in love with her as a child? Hindi niya alam. Basta alam lamang niya, matagal na niyang sinubukang kalimutan ang damdaming yun. Ngunit hindi naman niya magawa. Ilang ulit na ba siyang sumubok? Ilang ulit na ba siyang nagkaroon ng relasyon sa ibang babae? But it was always Ash he came back to. Kahit na friendship lamang ang kayang ibigay nito sa kanya ay ayos na. Basta naroon lamang ito sa tabi niya. He went to New York mainly to forget about that feeling. Alam naman niya na hindi magiging sila. And there, he met Wendy and he decided to take control of his love life completely. Kailangan na niya magpakasal sa babae sa lalong madaling panahon dahil baka magbago pa ang isip niya. At kapag nangyari yun, baka habang buhay na lamang siyang nakatanghod kay Ash, umaasa na mahalin din siya nito. He knew she could never love him as a man. Hindi nga ba't in love pa ito sa boss nito? Nang makita niya ito sa airport ay wala pa naman siyang balak na magpakasal agad kay Wendy. Maybe a long engagement would be fine. Siguro ay dahil umaasa pa siyang mahalin ni Ash, tulad ng pagmamahal niya rito. But when he found out she was in love, well, he made up his mind to go on and take the plunge. Why would he still look for love kung natagpuan na niya yun at hindi naman para sa kanya? He might as well settle for second best. Hindi naman yun magiging unfair para kay Wendy dahil ipinapangako naman niya na magiging mabuting asawa siya rito. At alam na alam din niya kung bakit nagkakaganon ngayon si Ash. Alam niya kung bakit tila ayaw nitong magpakasal siya. He knew she had become sort of dependent on him. Sa tuwing iiyak ito ay naroon siya para dito. At minsan parang gusto niyang magalit o mainis na napaka-unfair nito. Ngunit hindi niya magawa. Paano nga ba siya maiinis sa babaeng makita pa lamang niya ang muka? Ay para bang nakalutang na siya sa kung saan. Siguro naman ay matututuhan din niyang mahalin si Wendy. He loved her as a matter of fact, but it was not a romantic kind of love. Subalit marahil naman ay madedevelop din yon sa pagiging romantic. Madali naman tong mahalin at kasundo naman niya ito sa maraming bagay. Mabait din ito kaya nasisiguro niyang makakasundo ito ng kanyang pamilya. Yun ang dahilan kung bakit niligawan niya ito una pa man. Nahagod niya ang sariling buhok. Pawis na pawis siya. I'm in love with you, Ash. My bestest best friend. You don't know it. And it's best to keep it this way. Nausal niya. Tumayo siya at nagpa siyang kumuha ng maiinom. Biling baliktad si Ashley sa kanyang kama. Hindi siya mapakali. It was a warm summer night. And she was thinking about what Lola Magda told her. Seize your happiness, Ash, when you still have the chance. And her happiness was Damian,
Ngunit paano niya ito makukuha ng ganun na lamang? Hindi ba dapat na magparaya na lamang siya? Unang-una, hindi naman yun may kukonsider na pagpaparaya dahil wala namang namagitang romantiko sa kanila ni Damian. But somehow, Lola Magda's words penetrated through her. Maybe it was beyond reason. Still, it penetrated through her. Kung sana ay hindi magpapakasal sa iba si Damian, kung sana ay hindi lamang pagkakaibigan nila ang pinanghahawakan niya. Sana nalaman niya ang nararamdaman niya noong mga panahong maaari pang hindi komplikado ang lahat. But it was different now. Tumayo siya. Nagpalit siya ng damit panligo. She decided to take a dip. Pinatungan na lamang niya ng sarong ang swimsuit niya. Bumaba na rin siya pagkatapos. She needed to relax. Hindi na lamang siya lalayo para safe. Nagtuloy muna siya sa komedor para kumuha ng maiinom. Hindi na niya binuksan ang ilaw sa maluwag na kusina. Dire-diretso siya sa refrigerator at kumuha ng isang lata ng Coke. Nang isara niya yon ay muntikan na siyang mapatili nang makita si Damian na nakaupo sa kitchen counter ilang dipa mula sa kanya. He was wearing his boxer shorts and nothing else. Damian! Startled me! Mahinang tumawa ito and it sounded so flat in her ears. Why are you still up? It's hot and I thought I'd take a dip. Nilapitan niya ito. And you? I can't sleep. Maliligo lang mag-isa. Wala kang balak gisingin ako. Nagkibit siya ng mga balikat. Bakit kasi natutulog ka na? Why can't you sleep? Is there any problem? None. No problem at all. Mahabang katahimikan ang namayani. Tila may malalim itong iniisip. She wondered what it was. Well, meron din naman siyang mga bagay na gumugulo sa isip niya. Paulit-ulit na sinisigaw nun na may pagkakataon siya ngayon na sabihin dito ang kaniyang nararamdaman. So, what if it will not change a thing? Mahalaga pa ba yun? Paano kung totoong sinasabi ni Lola Magda na marahil may nararamdaman din para sa kaniyang best friend? She looked at his face. It was dark but she still could see him. Mayroon namang konting liwanag na lumalago sa bintana mula sa buwan sa labas. Damian? Ash? I think, no, I can't do this. I can't. This will ruin the friendship we have. 11 long years of friendship will go down the drain just because of this one night. No, I can't be that selfish. You think what, Ash? Ikinilong nito sa magkabilang palad nito ang kanyang mukha. What? Nothing. Forget about it. Why can't you take a chance? Take a chance. God damn. You're such a wimp, Ash. Ano, habang buhay mo nang itatago sa sarili mo, kung ano sanang nangyari. Kung sinabi mo, go to it, you sissy. Damian, I can't do it. What? Say it. Ash, please. At nang mapatitig siya sa mga mata nito, ay may nabasa siya roong pag-asam. If that longing was really there, or she was only imagining it, she didn't care. All she cared about was that powerful yearning that took over her completely. Bahagya siyang tumiyad at dandahang inilagay ang mga palad sa likod ng ulo nito. She wanted to kiss him so badly, and she was exactly what she was going to do. Ash! She just closed her eyes and kissed his lips. Mukhang nabigla ito. Bahagya siyang naitulak nito, agad siyang napamulat. Oh, she was hurt. Ilan sandali silang nakatingin lang sa mukha ng isa't isa. Walang salitang namagitan sa kanila. Siya ay nahihiya, nasasaktan sa ginawa nito, habang ito naman ay tila nagtatanong ang mga mata sa kanya. I'm so... Natigil ang anumang sasabihin niya nang ilagay nito ang isang palad sa likod ng kanyang leeg at siilin ng maalab na halik ang kanyang mga labi. And she responded with the same passion, the same hit. She let go of all her inhibitions and gave way to her junkie ko. Walang sinisigaw ang kanyang dibdib kundi ito lamang. She wanted him nearer, as if he was not near enough. The kiss lasted for what she thought was an eternity. Still, she couldn't get enough of him. Bumaba ito sa kitchen counter at kinabig siya sa baywang.
Muling tinitigan siya nito saka muling sinakop ang kanyang mga labi. They were moving all over the place as if their passion was overwhelming and it was. Hanggang sa mapasandal siya sa dingding. Oh, Damian, she said. Ash, Ash, Ash. He kissed her neck. Mainit na mainit ang kanyang katawan. It was bliss. It was uncontrollable passion. And she surrendered to it with reckless and total abandon. Tila ba may isang nabuksang pinto sa kanya at kumawala ang lahat ng nais niya noon pa man. A sound escaped from her lips. Tila hindi siya mapakali. Hindi niya malaman ang tamang gawin. He carried her to the dining table. Patuloy na hinagka nito ang kanyang katawan, ang kanyang mga labi. And every spot. She was delirious with desire. He just kept kissing her. And at that moment, she felt that he loved her in the way she wanted him to love her. Hindi niya alam kung niloloko niya ang kanyang sarili, ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya. He was kissing her as if she were a goddess. It made her feel both passionate and love. He was very gentle. Hindi pa nagtagal ay panay na ang sambit niya sa pangalan nito, and he knew exactly what to do. He claimed what she had given him voluntarily. Ashley wondered if there was a handbook for things to say after making love with one's best friend. If there was, then she wished she had a copy of it, sapagkat ilang na ilang na siya sa katahimikang namamagitan sa kanila ni Damian. Dinig na dinig niya maging ang kanilang paghinga. Kalmante na yon makalipas ang kalahating oras mula nang maganap ang kanilang pag-iisa. She was still seated on the dining table, so was he. Diretso lamang ang tingin nito sa luminous wall clock sa tapat nito. Siya naman ay ganun din. It was already 2 in the morning. Bumilang pa siya ng ilang minuto sa kanya natagpuan ang kanyang boses. Damian. Ash, I don't know what to say. Then don't say anything. You wanted to take a deep breath? Come. Inalalayan siya nitong makababa mula sa kinaupuan niya. Dagap nito ang palad niyang lumabas na sila ng kabahayan. Kalmante ang tubig, ngunit hindi sila, batid niya. And if taking a dip in the water was his way of breaking the ice, she was not sure if it was working at all. But she felt thankful in a way. It was better than sitting on the dining table, hearing their own breathing. Ito pa ang nag-alis ng kanyang sarong, hawak pa rin nito ang kanyang palad at lumusong na sila sa tubig. Mukhang ayaw nang bitawan nito ang kanyang kamay until he held her close. For a while, they just stood there. Hanggang dibdib nila ang tubig at yakap-yakap lamang siya nito. She hugged him back. Nahiling niyang sana ay naramdaman nito ang nararamdaman niya para dito. She wanted to know what he was thinking. She wanted to ask so many questions. Ngunit sa huli ay naduwag siya. Itinas nito ang kanyang mukha, hinaplos ang kanyang pisngi. Saka dinampian siya ng halik sa mga labi. Pinuno nito ng tubig ang palad. Saka ibinuhos yun sa kanyang katawan as if batting her. Damian, hindi ito mimik. Bagkos ay binaba ang strap ng bathing suit niya hanggang sa malantad nito ang kanyang katawan. Pinasadahan nito ng hintuturo ang kanyang leeg pababa. Muli na namang nabuhay ang init na yon ng kanyang katawan. She didn't know what he was trying to do. But she relished the feelings nonetheless. He kissed her and felt her again. And under the pale moonlight, where the fishermen were far away, and the rest of the people there were asleep, he made love to her again. The warm water felt nice against their skin. The waves were soft as his touch. And after they made love, he placed her hands over his nape and carried her back to the house. Sinamahan siya nito hanggang sa kanyang silid. He cleaned and dried her up. Ito pa ang nagpalit ng kanyang damit. Sa lahat ng yon ay nanatili itong walang imik. At nang naka-house dress na siya ay binuhat siya nito hanggang sa kanyang kama. He tucked her in and kissed her forehead. Damian, oh what? Shh. Just sleep tight, Ash. Good night. Tahimik na itong lumabas ng silid. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang ginawa ng gabing yun? Magkaroon kaya ng pag-asa para sa kanilang relasyon? Nais nang mainis ni Ashley.
Mula pa nang may maganap sa kanila ni Damian, ay nais na niyang makausap ito. Pero mukhang iniiwasan na siya nito. Kagabi, hindi na siya nagreklamo nang hindi na sila nag-usap. Naisip kasi niya na marahil nga, kapwa nila kailangan makapag-isip muna. Ngunit ngayon ay pahapon na naman. Kaninang umaga pa niya ito, nais kausapin. Magtanong ng mga bagay-bagay na nais niyang malaman. Ngunit parati na itong nakakahanap ng dahilan upang hindi matuloy ang kanilang pag-uusap. She was anxious to find out what he thought about what happened. Iha, let me guess. You did not sleep well last night, am I right? Ang laki ng eyebags mo. Puna sa kanya ni Lola Magda. Medyo po, tanging tugon niya. She did not trust herself to speak more than that, or she might burst into tears. Bakit hindi mo patawagin si Damian? Nasa labas yata. Tawagin mo at nakahain ng merienda. Opo. Agad na siyang tumalima. Maybe they could talk now. Nainis na siya sa sitwasyon. At kailan pa sila hindi nakapag-usap kung nais nila. But of course, things were different then. Wala pa noong namamagitan sa kanila. Agad na lumabas siya at natagpuan niyang binata sa tabing dagat. Hindi nito alintana ang init ng araw. Nilapitan niya ito, ngunit nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila, ay hindi naman niya matagpuan ang kanyang tinig. You can't just let it pass, can you? Sabi nito, tila naramdaman ang presensya niya. Hindi niya kaagad naunawaan ang ibig sabihin nito, ngunit nang tumimuyon sa kanyang isip, ay agad siyang nakaramdam ng galit. Yun pa ang sasabihin nito, but she remained calm. What do you mean? I don't want to talk about it. Because I feel that it's right to just let it go. Magkakailangan lang tayo kapag pinag-usapan pa natin yun. At kahit ano pang mangyari, I'm still marrying Wendy. I'm sorry, Ash. I know I should be responsible for what we did. But if you really think about it, saan ba tayo hahantong? Noon lamang ito lumingon sa kanya. Galit ang nabasa niya sa mukha nito. Nasurpresa siya sa mga binitiwang salita nito. Bakit ito pa ngayon ang galit? Hindi naman kita pipiliting panagutan ng ginawa natin. I give myself to you freely. Wala namang dapat sisihin. I just wanted to talk to you. Tumayo ito. About what? About us. Nagyuko siya ng ulo. Pigil na pigil ang mga luha niya. Ang tanging nais niyang gawin ay makauwi at magkulong sa kanyang silid. How could he say those things? Ganun na lamang ba yun? Kung sa bagay, bakit nga ba hindi? Sino ba ang nag-initiate ng lahat? Hindi ba't siya rin naman? She just kissed him on the mouth. Siyempre, lalaki lamang ito at marahil ay namimiss nito ang kasintahan. At dahil siya na mismo ang lumapit ay wala na itong nagawa. Still, she felt like she was seeing another Damian. Hindi yun ang Damian na kaibigan niya. Hindi yun ang Damian na mahal niya. About us? What is there to talk about us? We're friends and... Naihilamos nito ang kamay sa mukha. I'm sorry. I know what you want. And I can give it to you. You're so selfish, Ash. Yun lamang at nagmamadali na itong tumalikod. Nakatanaw lamang siya rito, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tama naman ito. She was very selfish. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nais niyang makausap ito? Hindi ba't subconsciously ay naiisip niyang baka maisip nitong panagutan siya? Naisip niya na baka makalimutan na nito si Wendy at baka siya na ang isama nito sa mga pangarap nito sa pagbuo ng isang pamilya. And she was so down to think that what happened last night could change everything. Bakit nga ba siya umasa na tama si Lola Magda? Bakit ba niya pinangarap ang abutin si Damian? She was a fool to think she could have him more than just a friend. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ba dapat lamang napahalagahan nito ang naganap? Ayaw na niyang isipin pa. She wanted to go home and that was exactly what she would do. Ibig sana ni Ashley na umupa na lamang ng sasakyan na maghatid sa kanya pabalik ng Maynila. Ngunit hindi naman pumayag si Lola Magda kahit pa nga tila yun na rin ang gusto ni Damian. Nang magpaalam siya at sinabi nag-text ang kanyang mami at pinapauwi na siya, ay mukhang baliwala naman yun sa lalaki. Subalit nagpilit si Lola Magda na ihatid siya ni Damian. Pumayag naman ito.
Habang nasa sasakyan ay tahimik lamang siya. Ito naman ay ganun din. Ayaw niyang tingnan man lamang ito. Nang malapit na sila sa subdivision, ay nagsalita ito. I can't believe you did that. Did what? In bed with you? Tama ba? Tahas ang tanong niya. You offered yourself to me. And now, you're putting the blame only on me? I might have initiated the first one. But what about the second one, ha? Huh? Ang galing mong manisi. You did all that for what, ha? Huh? For what? For what? Mulagat na tanong niya rito. You're asking me for what? Hindi pa ba malinaw sa iyo kung bakit ko ginawa yun? Natigilan ito. Malinaw na malinaw. Sabi nito maya-maya. And it's such a shame. Ash, para ibigay mo lang ang pagkababae mo on something you will never benefit from. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Kusang umikas sa kanyang palad at lumapat sa pisngi nito. Agad na nagpreno ito sa puwang pisngi. Hindi na ito umimik pa. Muli nang pinandar nito ang sasakyan at nang humimpil yon sa tapat ng kanilang bahay ay agad na miluksan niya ang pinto. Nahawakan siya nito sa isang braso. Let me go! Hiyaw niya rito. You created this whole thing. Ano bang pumasok sa isip mo? Na dahil lang sa isang gabi, mababago na ang takbo ng buhay ko? Yun naman ang gusto mo, diba? All these years, you wanted to be my friend. Because what? Because I was always there for you. At ngayon ikakasal na ako. Bigla-bigla na lang umikot ang sitwasyon. Bakit? Because you're selfish. Scared little brat. Pasensya ka na. Kung ikaw ang naiyakan ko sa ilang taong naging magkaibigan tayo. Hindi ko alam na magtutusong pala tayo ng ganito. Sana sinabi mo na lahat wala ng tulong mo, binilang mo. At oo, plinano ko ang nangyari kagabi. Inisip ko na baka kapag may nangyari sa atin, hindi mo na ituloy ang kasal. Our friendship will remain the same until the time na ako ang ikakasal. Stop that law. Give you myself just because I don't want you to get married. Just to save our friendship. That I thought was going to fall apart when you marry Wendy. Obviously, I was mistaken. Galit na siya. Yun pa lang naiisip nito. Hindi niya alam kung nagtatanga-tangahan ito. Ganun ba kababa ang tingin nito sa kanya? Hindi ba nito naisip na mahal niya ito kaya niya yung nagawa? Natigilan nito pero agad ding nakabawi. Ash, don't worry. Don't worry, Damian. I will keep my distance. We can never be friends now, can we? I mean, may nangyari sa atin, didn't we? Oh, I'm so sorry. Wala nga palang nangyari at ayaw mo nang pag-usapan yun. Sarkastikong turan niya, saka nagmamadaling bumaba ng sasakyan na hindi niya ito nilingon muli. Dire-diretso siya sa kanyang silid at tumigil lamang siya sa pag-iyak nang mapansing basang-basa na ang unan niya. Nakakainis ka, Damian. Are you sure? You want to start working today, iha? Tanong kay Ashley na kanyang ama. Nakapagpasya na siya, kailangan niya na mapagkakaabalahan ngayon. Isang linggo na siya sa bahay na wala man lamang ginagawa. Baka mabaliw siya? Kung mananatili lamang siya roon. Yes, Daddy. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Damian? Nagkatampuhan ba kayo? Ayaw na sana niyang mapansin ang mga ito na hindi na sila magkaibigan ni Damian. Ngunit paano naman niya yung gagawin ganong ni hindi napapatawag si Damian sa kanila? Sa ilang taong pagiging magkaibigan nila, hindi maaaring lumipas ang isang araw na hindi sila nag-uusap kahit sa telepono man lang. At kahit noong nasa New York ito, ay halos 3 beses isang linggo kung tumawag ito sa kanya. I don't want to talk about it, Daddy. Anyway, I want to work again. Well, kung talagang gusto mo na, it's okay. But if you still want to stay here, no, Daddy. I really want to work. Are you sure, iha? Paniniguro din ang kanyang mami. I am certain. I'm 27 years old. You guys, come on. Okay then. Pagkatapos nilang mag-almusal ay sumabay na siya sa kanyang ama. Nang mapadaan sila sa bahay ni Damian, ay napansin niya na naroon na sa garahe ang kotse nito. Sa kanyang pagkakaalam ay bumalik pa ito sa Batangas pagkatapos siyang maihatid. But now he was back. Hindi niya maiwasang magmasid sa bahay. Ngunit ni hindi niya nakita ang binata. She sighed. Well,
ano pa ba ang tinitingin-tingin niya? She must start anew. But she miss him so much. Anniversary namin ng mami mo sa isang araw. Napatingin siya sa kanyang ama. Oh, I almost forgot, Daddy. It's okay, sweetie. Anyway, your mother and I invited Damian over. Napanganga siya. But why? Anong but why? He's like a family to us already, Iha. And we thought that maybe if you two talk about things, you two will be okay already. No, we'll never be okay again, Daddy. Ano ba talaga ang pinagawayan niyo? I don't want to talk about it, Dad. Well, nagtataka lang ako kung gaano kalaki na pag-awayan niyo para sa kauna-unahang pagkakataon ay tanggihan ni Damian ang paanyaya namin. Napakagatlabi siya. Oh, kanina ka pa ba dyan? Baka naman masyado ka nang gabihin sa biyahe, iho. Napalingon si Damian sa kanyang Lola Magda. Hindi na niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanya. You're right, Lola. I really must go. Kung bakit naman kasi hindi pa rito magpalipas ng gabi. Lola, bukas nang uwi ni Wendy. I need to be at the airport by 8. Eh, bakit ka pa ba dumaan dito? Eh, tinatabo niyo po ba ako? Nakangiting tanong niya rito. Minsan kahit nasa Manila siya ay bigla na lamang niyang naiisipang bumalik sa Batangas. At kapag naroon na siya, wala siyang gagawin buong maghapon kundi ang tumingin sa karagatan. It was where Ash and him made love. Abay, kailan naman kita itinapoy? Ikaw na bata ka. Napailing ito, inakbayan niya ito at inihatid naman siya nito hanggang sa sasakyan niya. Kamusta na si Ashley? I don't know. Bumuntong hininga ito. Alam na nito na nagkatampuhan sila ng dalaga. Matalino kang bata, apo. Bakit hindi mo makita na mahal ka ni Ashley? At bakit hindi mo maamin sa sarili mong para ka nang mababaliw ngayon na wala siya? Nabigla siya sa sinabi nito. Kayo talaga, oo. Ako, mahal ni Ashley? Abay, kung ayaw mong maniwala, edi wag. Basta ako naniniwala sa sinabi niya sa akin. Bigla ay tila naghabol ang daga sa kanyang dibdib. Oh, what do you mean, Lola? Did she tell you that she loves me? Yes, I asked her. And she said she loves you. As a friend. She's in love with you, really, iho. Hindi ka kailanman pinadede ng am ng mami mo para ka magkaganyan. But, why didn't she tell me? Hindi nga ba niya nasabi sa'yo? Muli siyang natigilan. Pakiramdam niya ay nanlalaki ang ulo niya. Oh, shucks! Muling binalingan niya ito. I got to go now, Lola. Yun lamang at tila habol na kung sinong lumulan na siya sa kanyang kotse. Make her yours, iho! Habilin pa nito sa kanya. I swear I will. Miyerkules, wala naman palang imbitado sa selebrasyon ng anniversary ng mga magulang ni Ashley. Silang tatlo lamang ang kumain sa labas. Dapat nga ikasama si Damian ngunit tinanggihan nito ang imbitasyon ng kanyang mga magulang. It was very obvious that he was avoiding her. Pagkatapos kumain sa labas ay bumalik na sila sa bahay. Nagstay pa sila sa sala upang maglaro ng Scrabble. Tulad ng ginagawa nila noon. Hindi nga lamang ganun kasaya dahil wala siyang kapartner. Dati magkapareha ang mga magulang niya at sila naman ni Damian ang magkatuwang. Hindi niya maiwasang pagmasda ng dalawa. Masayang masaya mang ito. Sa kanila na tuluyang tumira ang daddy niya magmula ng maikasal mang ito. Ang mga kapatid niyang nakatira sa bahay ng kanyang ama at ng unang asawa nito. She wondered if she would ever get married. Who would be the guy? Nang matapos ang unang laro nila ay itinaboy na niya ang dalawa. Alam niyang kailangan na ng mga ito na magsulo. Nang umakyat na ang mga ito, ay nagtungo siya sa kusina at binuksan ang refrigerator. Saka naglabas ang isang pint na ice cream. Nagbalik siya sa sala at nagsalang ng DVD. Nangangalahati pa lamang ang pelikula ay iyak na siya ng iyak. Nakapagtataka dahil hindi naman yun love story o drama. It was an action flick that she and Damian love watching. Wala naman sa pelikula ang atensyon niya. Naalala lamang niya ang mga panahong pinanonood nila yon. Pati na rin ang mga panahong magkasama sila. Nagpasya siyang tigilan na lamang ang panonood. Tanga ng pint ng ice cream at kutsara ay lumabas siya at naupo sa porch. Hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na nakatitig lamang sa pananim na bulaklak ng kanyang mami. Basta nang tingnan niya ang ice cream,
ay natagpuan niyang tunaw na yon. Uy! Nanigas ang likod niya. Kaagad na napatingin siya sa fence and there was Damian. May tangan itong isang bungkos ng mga bulaklak. Agad na napatayo siya. Oh, what are you doing here? Anniversary ni na tita. Nahuli yata ako nang dating. He said so very casually. They're already upstairs. Namiss ko ang luto ni tita. Sayang naman. No, kumain lang kami sa labas. Gutom na ako eh. Do you mind if I raid your icebox? Dahil nabigla sa casual na pananalita nito ay napatango na lamang siya. Hold this. Iniabot ito sa kanya mga bulaklak saka pumasok na sa loob ng bahay nila. Nanatili lamang siyang nakatayo roon. Gulat sa nagaganap. Nang makabawi ay agad na pumasok din siya sa loob. Alright. What is this all about? Tanong niya rito. I'm eating. Masama ba? Don't act that way, alright? Don't act like nothing happened. But what really did happen, Ash? Nakalimutan mo na agad? Sarkastikong balik niya rito. Nilapitan siya nito. Agad na napaatras siya hanggang sa masukol siya nito. Sa pagkataranta ay nailapat niya ang mga bulaklak sa dibdib nito. Here are your flowers. They are for you. Stop this act right now. Ano ba naman Damian? Ngunit tila hindi siya nito narinig sapagkat nagpatuloy ito. They say flowers say a lot. Lalo na kung hindi mo alam kung paano o saan magsisimulang magpaliwanag. What are you? Grade 1. My first day at school. In the school bus, I saw this lovely girl and she sat beside me. And since then, I became captivated. Hindi niya ako pinapansin. Ayaw niya ng toy car ko. Wala akong ibang naisip gawin kundi inisin siya ng inisin para pansinin niya ako. At yun nga ang nangyari. Damian, ilang taon nang siya ang crush ko. O baka love na, di ko alam. Basta masayang masaya ako noong isang gabing talagang dumana ko sa harap ng bahay niya para makita kong masisilayan ko siya ron. Mahilig kasing tumambay sa porch eh. At nakita ko siya ron. She was crying. And even if she was crying then, hindi ko hihilinging magbagong sitwasyon sakali mang kaya kong baguhin ang panahon. Bakit? Dahil nung gabing yun, naging kaibigan ko siya. She became my bestest best friend in the world. Tumaas ang kamay nito sa kanyang muka, pinahid ang mga luhang hindi niya alam ay umaagos na pala. Lumala lang yung nararamdaman ko para sa kanya until I decided to tell her what I felt. Graduation day niya, I was there. Pero nung nakalapit na siya sa akin, umurong ng dila ko eh. Paano kung mabigla siya? Hindi ko kayang isakripisyo ang pagkakaibigan namin para lang sa nararamdaman ko. Sabi ko nga sa sarili ko, sakali lang. Hanggang naging buwan ang mga araw, naging taon ang mga buwan, hindi ko na nasabi sa kanya. Duwag ako eh. Naduwag ako. Hanggang sa sumuko na lang ako ng tuluyan. Sabi ko sa sarili ko, siguro lalayo na lang ako. At ganun na nga ang ginawa ko. Nagpunta ako sa New York at doon ko nakita ang isang babaeng baka ako magiging kapalit na niya. Damian, I'm so... Shhh! Ngumiti ito. Nung nakauwi na ako, sinabi niya sa akin na na-inlove siya sa boss niya. Naisip kong wala na talaga akong pag-asa. Kailangan ko nang maikasal sa lalong madaling panahon. Baka kasi magbago na ang isip ko kapag matagal pa kami nagkasama uli. Kahit gusto ko ilayo ang sarili ko sa kanya para hindi na lumala ang nararamdaman ko, hindi ko magawa. Isinama ko siya sa Batangas at doon, may nangyari sa amin. Nagalit ako sa kanya, sa sarili ko. Eng-eng nga yata ako na naisip kong kaya lang may nangyari sa amin dahil ayaw niyang makasal ako sa iba. Dahil natatakot siyang mawala ng best friend. Gusto ko naman talaga siyang panagutan kaso hindi ko yata kayang tanggapin na habang buhay na hindi niya ako mamahalin. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Paano kung makahanap siya ng iba at kasal na kami? Oh you, I did it because I love you. Hindi na niya napigil na sabihin ang nais. And I found out I was never really in love with my boss. Crush ko lang siya dahil marami kayong similarities. I love you so.
Hindi ko alam kung kailan pa to. Isa lang ang alam ko. Mahal na mahal kita, Damian. Oh, Damian. Niyakap niya ito ng mahigpit na mahigpit. And I love you too, Ash. I'm so sorry for all my accusations. Na paranoid na ako eh. I got used to think you could never love me more than a friend. It's okay. It's okay. Sisigok-sigok na sabi niya. Shh. Stop crying, baby. Everything's going to be okay now. Noon siya natigilan. Agad siyang kumalas dito. What about Wendy? With Hawk and I apologize. She arrived this morning. Hinatid ko na siya sa pintuwag. Kaya ngayon lang ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya pero naisip ko rin na mas lalaki pa ang magiging kasalanan ko kung pakakasalan ko siya. Kinausap ko rin ang mami niya. It's really sad and I am really sorry for what I did to her. Pero kailangan kong gawin. I can't let you go. And will never let you go, Ash. Hindi na siya umimik. Inilapat na lamang niya ang mga labi niya sa mga labi nito. Oh God, it's coming true. Sabi nito nang maghiwalay ang mga labi nila. What is? My wish upon the falling star? I had wished for you. And now you're here. With me. She smiled. He did too. Inilapat nito ang noo sa kanyang noo. He closed his eyes and kissed her lips again. The love junkie in her was still eager and would forever be eager to find out new and more wonderful things about love with Damian. And she was sure it would. Sa buhay natin, hindi natin maiiwasan kung sino ba ang mamahalin natin o bigla na lang titibok ang puso natin sa isang taong hindi natin akalain na siyang magiging dahilan ng pagiging masaya natin. May mga sitwasyon na kalapit lang pala natin, nasa harap na pala natin ang taong magiging forever natin. May time naman na kaibigan pa natin, dun pa mahuhulog ang damdamin natin. Pero simple lang naman ang kailangan mong gawin kung ayaw mong masaktan eh. Iwasan na magmahal ng taong alam mong ang turing sa'yo ay kaibigan lang. Kasi masakit malaman na ang taong mahal mo, kaibigan lang ang turing sa'yo. Kaibigan, oo, kaibigan mo lang ako. Takbuhan mo kapag may problema sa kanya, iiyakan mo kapag sinasaktan ka niya. Tapos iiwan mo ako, babalik ka lang pag-iiyak ka ulit. Minsan ba naisip mo ako? Kanino ako tatakbo sa tuwing sinasaktan mo ako? Minsan, pag sobrang lapit mo sa kaibigan, matututunan mo siyang mahalin, no? Kaya huwag kang lalapit sa akin, ha? Baka mahalin kita. Tapos yun pala, para sa'yo, friend mo lang ako. Masakit kasing isipin, mahal kita pero mas mahal mo siya. Masasasaktan ako kapag nalalaman ko na malungkot ka at wala akong magawa. Kundi sabihin, kung akin ka lang, di kita gaganyanin. Sabi nga nila, pag mahal mo, pakawalan mo para lumigaya siya sa iba. Pero hindi ba nila naisip na ang totoong mahal? Ang totoong pagmamahal kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kahit anong mangyari, kahit gaano pakatagal. Dapat ipaglaban mo pa rin? Yun ang mahal. Minsan, hindi naman masamang tumaya, di ba? Sabihin mo lang yung totoo mong nararamdaman. Baka sakaling pareho lang kayo ng feeling sa isa't isa. Para sa mahal kong kaibigan, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngunit pinagpala ko na bahagi ka ng buhay ko. Para naman sa'yo na hindi na tinanggap ang pag-ibig ko. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Sa ating mga viewers, kung magmamahal tayo, sana huwag nating lulokohin. Ibigay natin ang pagmamahal na nararapat para sa kanila. Huwag tayong magsisinungaling. Kasi isa sa napakahirap ibalik ay ang tiwala. Maging loyal sana tayo sa mga partners natin. Sa mga asawa, boyfriend man o girlfriend pa lang. Laging nating tatandaan na ang maliit na kasinungalingan pwedeng maging mitya ng pagmamahalan.
At dito na po nagtatapos ang love story ni Ashley at Damian. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin para sa inyong lahat. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.